Idol, watching. Magandang gabi sa inyo. Comment event pa lang po na sa pagitan ni na Robert Paradero and April J. Abne. Comment event pa lang. So, samahan niyo ako manood. Ayan. Ayan. And the round number one po, samahan niyo ako manood dito sa coming event para sa OPBF Silver flyweight title. Check lang natin kung okay. Check din natin kung okay yung ating live ngayon. So, live commentary lang to mga idol. Samahan niyo lang ako manood. At bawal natin pakita yung video. Round number 2 na po sa co-main event. Bakbakang April J. Abne and Robert Paradero. Round number 2. Ayan o. Good looping right by Paradero. Napa-atras dito si Abne ha. Round number 2. 2 minutes 33 seconds. Round number 2, co-main event pa lang po mga idol, ha? April J. Abne and Robert Paradero. Napaka-init po ng bakbakan. Wala po silang binibitawang mahinang suntok. Grabe. Napakagandang laban to para sa Silver OPBF title. So medyo malaki talaga yung April J. Abne. But yung Robert Paradero, alam naman natin yung paraan ng pakikipaglaban nito. Good body shot by Paradero. Another combination by Paradero. 1-2 combination. Sagot naman doon si Abne. Left straight. Good combination by Abne. Napa-atras dito si Paradero. Round number 2. Grabe yung action dito. 1 minute 30 seconds. Sulit, no? Sarap sana kung nandun tayo sa venue. Good. Right uppercut by Abne. Naalog doon si Paradero. Bawi naman ito si Paradero. Napakatapang talaga mga idol ng Robert Paradero. Good. Combination. Baksak si Abne. Pero split daw. Para sabi ni referee. Pero tinamaan talaga. Slip daw sabi ni ref. Ito na po, atake na rito si Robert Paradero. Good combination, 1-2 again by Paradero. Bawi naman, ito si Abne, another left hook by Paradero. But I think tinamaan talaga rin si Abne dahil medyo parang nahilo. Ito si Abne, good combination again by Paradero. Bawi naman, ito si Abne. Napakagandang laban. 35 seconds. Tingnan natin sa replay mamaya. Good. 1-2 by Paradero. Good. Counter left by Abne. Guys, walang... For sure, hindi matatapos to sa 10 rounds. At may babaksak rito. Alam naman natin Robert Paradero. Good. 1-2 by Paradero. Parehas matibay. Good. Right straight by Abne. Another right uppercut by April J. Abne. Tinamaan na naman si Paradero. 10 seconds. Isang like naman dyan mga idol. End of round number 2. Grabe guys. Ganda ng round number 2. No? Ayun, no? ARQ Sports. Encuentro 11. Dito sa Hoops Dome Arena. Sa Lapu-Lapu, napakaganda pala nito. So, sino sa tingin nyo mananalo mga idol? Comment lang kayo. Comment event pa lang po, ha? Comment event pa lang. Round... Robert Paradero, no? Former world title challenger. And also WBA Asia minimum weight champion. Ito, start of round number 3. Ay, para sigurado ako hindi matatapos to sa 10 rounds. Round number 3 mga idol.
schedule of 10 rounds of boxing for the vacant OPBF silver flyweight title. Walang kukurap. Round number 3. Oh, idol eh, bawal ipalabas. Baka tayo makapiright. So, samahan nyo lang ako makapag-manood dito. Kwentuhan lang. Kwento na natin round by round. Looping right hand by kaya Paradero. Alam nyo, haribas na suntok. Alam naman natin yung style nito ni Paradero, yung haribas. Yun ang nakakatakot. Baka biglang tumama. Ay, for sure. May kalalagyan tong abne. Talagang basagan kung basagan itong si Paradero. But good 1-2. Good counter naman dito kay Abne. Pero stay composed pa rin to si Abne. Atake rito. Napa-atras sa lubid. Itong si Paradero. Attack mode ngayon dito si Abne. Good 1-2. Good left to the body. So medyo mahaba talaga yung April J. Good left. Counter left by Paradero. Good 1-2 to the body by Paradero. So itong si April J. Abne, meron lang to nag-iisang talo. Uy, nasaktan! Sa body. O arte lang ba yun? Parang arte lang ata pala ni April J. Nag-showboat lang siya ron. Good 1-2 to the body by Paradero. So ang nag-iisang talo na itong si April J. Abne is galing kay Garin Diagan. No? By round 1, technical knockout. Ito naman si Paradero, may limang talo. Pero isang beses lang po ito na knockout sa kanyang laging laban. Isang laban na lang po. Isang laban na lang, pardo na. Good! Right straight by Abne. Tinamaan dito si Paradero. Good 1-2 by Abne. Pasarado pinto. So, pero I think kaya ni Paradero yung suntok ni Abne eh. Talagang puro power punch yung tumatama rito kay Paradero. But si Paradero pa yung ano ah, yung sumusugod dito at nandoon lang siya sa harapan ni Abne. Good 1-2 by Abne. Body shot o umiiling lang dito. Itong si inahamon niya pa itong si Abne na sumugod. 30 seconds in round number 3, body shot by Paradero. Good. 1-2. Looping right hand and left hand talaga itong si ano, si Paradero. Good body shot by Paradero. Counter right naman dito kay Abne. Woo! End of round number 3. So ang ganda ng laban. Napaka-dikit ng laban ito mga idol. Sino? Sino sa tingin nyo mananalo mamaya sa pagitan ni na Miel Fajardo at Paul Gabunilas? Ito sabi dito, shoutout muna tayo. Erwin Galicia, shoutout sa iyo idol, magandang gabi. Joel Sumabay, good evening idol, unsa nga oras. Ang Fajardo, mamaya pa po, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa mga nanonood, pa-like, pa-share po ng ating live fight commentary. So, samahan nyo lang ako makapagkwentuhan dito. Panonorin lang natin to. At ihatid ko naman sa inyo ng rounds by rounds. So, start na po tayo ng round number 4. Schedule of 10 rounds lang to. Madali lang to. And I think hindi matatapos sa 10 rounds. Round number 4, mga idol. April J. Abne. 12 wins, 1 loss, 6 knockout. Robert Ingo Paradero. 18 wins, 12 knockouts, 5 losses. Round number 4 for the vacant OPBF silver flyweight title. Napakadikit ng laban, no? Yung round 1 to 3, eh talagang hindi ko maiskoran kung kanino ko bibigay. Puro 50-50 talaga. This is round number 4. Tingnan natin kung sino ang magkocontrol ng laban. Good to the body by Paradero. Good job by Abne. So ito dapat yung ginagawa ni Abne, no? Kailangan niya magbato ng maraming jabs para mahirapan pumasok itong si Paradero. Pero kung ahayaan niya makapasok si Paradero, medyo delikado siya rito. Jab by Abne.
counter right by Paradero. Tumama siya ron, ha? Bawi naman ito si Abne ng isang kanan. Ba, imagine niyo na lang yung style ng paano pakipagbugbogan nitong si Paradero. Haribas kung haribas to. Counter uppercut by Abne. Good 1-2 by Abne. Body shot by Paradero. Good counter left by Paradero. Nagreklamo ro si Abne, ha? Medyo sa likod daw 'yon, medyo batok. So parang kaya nila yung suntok ng isa't isa. Tingnan natin ang pinakamagandang kondisyon na mananalo rito. Sa ganitong tema ng bugbugan, ang magandang kondisyon ang mananalo. Ubusan ng hangin. Good 1-2 by Abne. Napatras dito si Paradero. Pagandahan ng kondisyon. 1 minute in the round number 4. Good. 1-2 by Paradero. Salamat sa mga nanonood. Pa-comment guys. Pa-comment po kayo. Sino sa tingin nyo mananalo sa main event? Good shot to the body by Abne. Good job. Yan. Mukhang ini-establish ni Abne yung kanyang job. So, ito dapat niyang gawin para mahirapan talaga itong si Paradero na makapasok. Good job by Abne. And Robert Paradero, show a little bit of showboating dito. Tinamaan dito si Paradero. Natubalan siya. 20 seconds of round number 4. Nakakatakot yung ano, yung nakakatakot yung looping right hand ni ano, ni Paradero. Yung haribas. Pag tumama, for sure. Good, 1-2 to the body. Oh, miss. Grabe. End of round number 4. End of round number 4 na po. So, ang daming miss shot na binabato itong si Paradero. Baka mapagod siya rito. Yung kanyang mga haribas na suntok, hindi tumatama. Ayan. But ayun, pakita. Ayan po. Yan. Bawal lang po talaga ipakita ng para po kay Jolly plus Semp. Bawal po ipakita at makaka-copyright po tayo. Kaya live commentary lang po tayo habang nanonood. Bawal po talaga ipakita dahil may copyright po. Yan. Round number 5. Schedule of 10. No? For the OPBF Silver Flyweight title. Tingnan natin. Dito sa round number 5 kung sino magkocontrol ng laban. Good. 1-2 by Abne. Bawi naman itong si Paradero. Magandang gabi sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo. And please, palike po and pa-share ng ating live 5 commentary. Comment event na po tayo. Isang laban na lang po is John Paul Gabunilas na and Miel, the Silent Assassin Fajardo. Good. 1-2 by Paradero. Napailing dito si Abne. Trying to say na kayang-kaya niya suntok nitong si Paradero. So tingnan natin kung sino ang pinakamagandang kondisyon dito. Itong si Good. Atake dito si Paradero. Under ng Ilorde, boxing stable itong si Paradero. Ito naman si April J. Abne. Sino bang may hawak dito? I forgot. 1 minute 40 seconds in the round number 5. So far, para sa akin, tabla. Tabla itong dalawa to sa scorecard. Parehas maganda magpatama. Good. Right overhand by Paradero. Napatras doon si Abne. Atake rito. Itong si Paradero. Napasandal sa lubid. Itong si Abne. Hindi sumusuntok rito. Dumedepensa lang. Atake naman. Itong si Paradero. Pero kayang-kaya niya. Matibay din yung Abne, mga idol.
Grabe yung mga sinalo niya suntok, ha? Six punch, no? Heavy punches yung binato ni Paradero, pero parang wala lang dito kay Abne. At atake naman dito si Abne. Grabe. Napakatibay nung ano, Abne. Puro ano, power punch yung binato ni Paradero, pero kinain niya lang lahat. 34 seconds in round number 5. Atake rito. Itong si Paradero, body shot. Oop, inawat ng referee. Bakit? Little bit of warning dito kay Paradero. Huwag daw masyadong itulak itong si Abne. Good. Good counter left by both fighter. 10 seconds of round number 5. I think ang nagdala ng laban dito sa round number 5. Nakatama na naman itong si Paradero. Good round by Robert Paradero, mga. I think round yun ni Paradero. So, I trying to put my own scorecard, no? Tingnan natin kung sino sa tingin natin, sa tingin ko, ang mananalo. Round 1, 2, 3, 4, 5. Para Abne. So, 10, 9, 9, 10. 10, 9, 9, 10. 10, 9. Ayan. Para sa akin, ha? Ang round number 5, binigay ko po yung kay Robert Paradero dahil talagang nakapagpatama po siya ng malilinis. Start of round number 6 na, mga idol. 58. Round number 6. Schedule of 10 rounds of boxing for the vacant OPBF Silver Flyweight title. April J. Abne and Robert Paradero. Well, let's see kung sino mag-uwi ng bakanting titulo. Good body shot by Paradero. Medyo mababa yun, ha? Good. Left. Good 1-2 by Paradero. Tinamaan naman si Abne, pero kayang-kaya ni Abne. Bawi naman dito si Abne ng 1-2. Good. Right uppercut by Abne. Good. Straight left by April J. Abne. Sa akin, unofficial scorecard is 58-57, no? Pabor kay Robert Paradero. Round number 6 na po tayo. A little bit showboating dito. Etong si Paradero. Good body shot by Paradero. Good 1-2 by Abne. Bawi naman ito si Paradero. Good. 1-2 again. And by Abne, bawi naman itong si Paradero ng 1-2-3 combination to the body. 1-2 by Abne. Napakagandang laban, mga idol. For sure, mahirapan yung mga judge dito na mag-score sa laban dahil kapag nagbato yung isa, hindi marindim magbabato yung isa. Ganon katindi ang laban. Tatlo ang binato na isa, tatlo rin isusukliin itong isa. What a fight. Good. Chopping right hook by Paradero. Pero abante rito si Abne. Kinakain lang ni Abne yung mga looping right hand ni Paradero. Puro power punch yun. Good shot to the body. Good 1-2 by Paradero. Bawi naman si Abne ng quick 1-2. Napatras si Paradero. Body shot by Abne. Another 1-2 by Abne. Bawi si Paradero ng 1-2. Ang ganda. Walang tulak kabigin talaga. Good combination to the body by Abne. Bawi naman si Paradero. Every time talaga na magbabato si Abne, merong sagot si Paradero. Ganoon din naman si Paradero. Every time magbabato siya, hindi maaaring hindi susukli itong si Abne. 30 seconds in round number 6. So, good counter by Paradero. Good job by Abne. Another 1-2 to the body by Paradero. Mukhang Paradero is investing to the body. Dito kay Paradero. Ano, ha? Good. Counter left by Paradero. Napatras doon si Abne. Ha?
Good combination. Good job by Abne. End of round number 6. Ito na ang sinasabi ko. But I think, oh, ayan. White trunks si, ano dyan ha, white trunks si Paradero. Black and yellow trunks naman itong si, ano, orange pala, itong si Abne. Ayan. No, I think yung round number 6, eh, parang ibibigay ko sana kay April J. Abne, but bago matapos ang rounds, eh, para sa aking mata, eh, na-control pa ni Paradero ang laban, kaya ibinigay ko po kay Paradero yon. So, 68. 66. Akin ang official scorecard. 68-66 ang official scorecard po para sa akin mga idol ha. Para lang sa akin to. 68-66 in favor of Paradero. So maraming magandang shot itong si Abne, but yung volume, pagiging volume puncher nitong si si Paradero, yung nakikita ko magiging susunod niya rito if ever the fight goes to decision. Good 1-2. 1-2 and again by Paradero. Napasandal sa lubid itong si Abne. Gandang combination binitawan ni Abne rito. And also Paradero, sumagot naman. Grabe yung binibitawan suntok ni Paradero. Napapa-atras talaga sa lubid itong si Abne. Bawi naman si Abne. Good shot to the body by April J. Abne. Napayuko rito si Paradero. I think yung pinakamaganda. Good counter right by Paradero. Tumama sila parehas and April J. Abne nakatama rin. And parehas na hilo ata itong dalawa. Op! Napatukod dito si Paradero. But split lang po yun. A little bit of out of balance. Good counter right by Abne. Good 1-2 by Paradero. Good. Bawi naman si Abne ng quick 1-2. Napaatras sa lubid itong si Paradero. Counter uppercut by Paradero. 1-2 by Abne. So hindi talaga pwedeng hindi susuntok ang isa pag sumuntok yung isa. Good. Counter left by Paradero. Napasandal na naman sa lubid itong si Abne. Napakaganda ng kondisyon ni Abne dahil sa dami po ng body shot na binitawan nitong si Paradero. Eh, hindi man lang siya tumutupi. Counter right straight by Abne. 49 seconds in round number 7. Quick 1-2. 1-2 combination by Abne. Sagot naman itong si Paradero. Ito na at nakikita natin. Eh, meron ng putok sa kanang kilay. Etong si Paradero at ito ba ay dahil sa headbutt sabi ng referee. Tingnan natin kung dahil ba to sa headbutt. Ito. 20 seconds in round number 7. Tingnan natin guys kung i-roll ba to as headbutt o I think parang wala akong nakitang headbutt eh, parang punch yun. Ito, medyo malaki yung ano ha. Tama, oh. Okay pa. May pasara yung pinto. 20 seconds. Round number 7. Diretso tayo dito. Good. 1-2. By Paradero. Sagot naman dito si Abne. End of round number 7. Woo! Pa-ayos ang electric pan na. Yeah, pa-ayos ang electric pan.
Oop. Nag-collapse ata yung signal natin dito. Ito na. Ano nangyari sa ating signal? End of round number 7 ha. At tingnan natin kung kanino natin ibibigay. Lagi talagang may paiwan itong si ano eh, itong si Paradero, pero ibibigay ko talaga yung kay ano. Ibibigay ko yung kay Paradero pa rin. 78 75. Start of round number 8 na mga idol. Round number 8 na po mga idol. Schedule of 10 rounds lang to ha. Good 1-2 by Paradero. So nag-switch ng stance dito si Paradero ha. Orthodox to southpaw. Good straight by Abne. Good right by Paradero, combination again by Paradero. Good counter by Paradero, good shot by the Abne to the body. So maganda rin yung pagiging counter puncher na itong si Paradero. Ha? 2 minutes in round number 8. So medyo para nag-slow down yung action natin dito. Pakiramdaman itong dalawa. Good! 1-2 by Abne. Napatra si Paradero. And Paradero. Oh! Oh! Good counter right by Paradero. And April J. Abne goes down. Here at round number 8, 1 minute 40 seconds, bumagsak po dito. Itong si Abne at parang may nire-reklamo siya rito na hindi naman daw tumama. Whew. 1 minute 40 seconds, 20 seconds, I mean. Ito na si Paradero looking for one big shot to stop. Itong si Abne, good counter by Abne. Pero parang hindi naman nahilo itong si April J. Abne, but napakalaking points po noon, napakalaking puntos. Para rito kay Paradero, good looping 1-2 combination by Paradero. 1 minute. 1 minute in here at round number 8. Naka-counter dito si Abne. Napa-atras dito si Paradero. Bali ba, nakatama sana na maganda itong si Abne. But na-counter siya ni Paradero. Yung haribas. Op! A little bit. Oh, up to balance na naman itong si Paradero. So, grabe na yung dugo sa mukha nito si Paradero, pero hindi bumababa ang aksyon dito sa round number 8. Grabe. Iba talaga. Pagka itong si Paradero, kahit tinatamaan siya, sugod pa rin ang sugod. Good 1-2 to the body by Paradero. End of round number 8. Whew. Grabe. Sorry guys, hindi ko makita yung mga ano ha. Ito guys oh. Baksak. Na-counter. So, it's gonna be 10-8 rounds. So, 88. 83. Yun. So, round number 9. Diretso tayo. Paradero score 8. Knockdown in round number 8. And at sa ating unofficial scorecard, nakakalamang itong si Paradero. Tingnan natin. Good 1-2 by Paradero. Wasak na po yung kanang kilay na itong si Paradero, mga idol. Ha? Dahil rin sa tama. But Paradero, stay composed. And stay, control the fight. Sugod siya ng sugod. And also itong si Abne talagang matibay din. Thank you po sa mga nagko-comment, pa-share po ako, pa-like. So pasensya na, hindi ko mabasa yung comment nyo. Good shot to the body by Paradero. Sabi ko nga kanina, ang magandang kondisyon ng mananalo rito at nandito na tayo sa round number 9.
2 minutes. And unofficial scorecard para sa akin, eh, nakakalamang itong si Paradero. Championship round na po tayo ngayon. Good left by Paradero. So nawala yung activity rito ni Abne, ah. Jab by Abne. Double jab again. Ito dapat talaga ginagawa ni Abne, establish na yung jab niya, then quick 1-2. Do siya nakakatama, but hindi consistent yung jab na ginagawa ni Abne, kaya dire-diretso pasok nitong si Paradero. Good shot to the body. Another hook by Paradero. Sagot naman ng double left hook. Itong si Abne, napakaganda ng sagot niya rito. Quick double left hook. Mabilis yung kamay ni Abne, ha? Good. Left to the body by Abne. Atake naman dito si Abne. Tingnan natin kung mababawi niya yung knockdown sa round number 8. Good shot to the body by Abne again. Atras naman dito si Paradero. 40 seconds here at round number 9. Good left by Abne. Counter left by Paradero. 28 seconds, round number 9. So madugo na ang laban natin dito. At tulo na ng tulo. A little bit of showboating by Paradero. Kick 1-2 by Paradero. Tumama siya ron. Na-counter naman siya ni Abne. Tingnan natin. 10 seconds of round number 9. Good job by Abne. Good counter by Abne. At na-balance daw itong si Paradero. But ayon dito sa referee, slip lang daw, no? Nayabangan siya ron ni Abne. Ni-roll out ni referee yun na as a slip. Tingnan natin. Ito. Tingnan natin, no? Yung action. Oh, yung round number 9, ibibigay po natin yan kay April J. Abne. Obvious naman yan. Round number 9, bigay natin kay Abne. So, ito na. Last round na po for the vacant OPBF silver flyweight title. 57 65 73 80 93 83. Lamang pa rin po sa official scorecard itong si Paradero. Para po sa akin, ha, round number 10, last round na po. Nadulas na naman dito si Paradero. ...87-83 para po sa akin. 2 minutes, 10 seconds. Paradero, atake pa rin dito. Kaya lang minsan, out of balance na talaga si Paradero dahil sa kanyang yung mga haribas na suntok. Na overpower, na out of balance na siya. Minsan, pag nasabayan nyo na suntok, edi maro-roll out na knockdown. Good shot by Abne. Napailing dito si Paradero, ha. One minute, 40 seconds for the vacant OPBF silver flyweight title, April J. Abne against Robert Paradero. At sa ating unofficial scorecard, para po sa akin, nakakalamang itong si Paradero. Paradero score a knockdown in 8 rounds. Oop! Buwaksak na naman itong si Abne. Oop! Pero dulas lang daw ang nangyari. A little bit of warning, no? Kailangan
maging careful na siya rito. Baka mamaya madedak siya rito ng referee. Bumagsak na itong si Abne. Tinuunan niya pa. Ay, ito na nga. Nako. 1-point deduction. Ito na yung sinasabi natin. Nako po. Nako. Binigyan siya ng 1-point deduction. Kasi nakabaksak na si Abne. Tinuunan niya pa. Ni-wrestling niya pa. Sayang. But ano special scorecard? Lamang po itong si Paradero. Sayang yun, ha? So, kailangan niya mabawi itong rounds na to. So, kailangan niya tumabla. Oh, good! Combination by Paradero. All out na rito si Paradero. Good shot by Abne. Good exchange by both fighter. All out na po ang dalawa rito. Showboating both fighters. 20 seconds of round number 10. Who will get the vacant OPBF Silver Flyweight title? April J. Abne or Robert Paradero? Miss left hook by Paradero. 5 seconds. Sino ang mag-uwi? Abang-abang. Nag-aabang dito. Good one, two. Nakatama pa si Paradero. Ang tagal na 5 seconds. Grabe. End of round number 10. Sayang yun. Yung deduction. Grabe. Ayan, ito. Tingnan, ay. Sana. Ito, nirumble niya pa kasi. Kaya siya na-deduct, tingnan nyo. Ay, ewan ko kung ipapakita. Sayang. Wala, hindi pinakita. Good round, no? By both fighter, magandang round din sana yung para kay Paradero, but na-deduct nga siya, no, as 1-point deduction. So, sa akin ang official scorecard, tingnan natin, ha? Ah, 96. 92. Ito. Ay, sayang. Wala, hindi pinakita yung paano niya ni wrestling. Ito sa akin, unofficial scorecard. 96-92. In favor of Robert Paradero. So hindi po sa kuripot, ha. Dahil bawal lang po talaga i-live yung laban dahil meron pong sariling nagla-live at makaka-copyright po tayo diyan. So nakikinood lang tayo. At kung hindi po kayo okay sa ganitong setup, pwedeng-pwede po tayong lumabas. Pero sa mga goods naman dito sa ating live 5 commentary, thank you. Thank you rin po sa 340 na ating live viewers, no? Thank you po sa 39 likes. Pa-share po and pa-likes. So, hintayin natin yung official decision sa ating unofficial scorecard. O, para sa akin, sa aking final score. 96-92 in favor of Paradero. Tingnan natin kung tutugma o lalapit tayo sa score. Kung pwede na ba tayo maging judge. Tingnan natin, baka ito na. Wala pa. So this is gonna be for the vacant silver, OPBF silver flyweight title. Oh,
may higpit din sa ibang bansa, and also dito sa atin may higpit din yung mga promotional. So iniiwasan natin talaga yung ma-copyright dahil once na na-detect tayo, te-take down nila yung ating channel. So napakahirap. So kahit ganito, live fight commentary, sana masaya po kayo. At sunod na po rito ang main event. Tsaga-tsagain na natin to, mga idol. Dahil hindi tayo nakapunta dyan sa Cebu, sa Hoops Dome Arena, Lapu-Lapu. Napakaganda pala ng arena na yan. So we are waiting for the official decision here at Hoops Dome Arena. Thank you. Paabuti natin ng 100 likes, mga idol. Yes po, sunod na po rito, Ma'am Janet. Magandang gabi. Pahardo na po, sunod dito. Hinintay na lang po natin ang official decision dito sa coming event between Robert Ingo Paradero and April J. Abne. So, sa ating final score, sa akin score, is 96-92 for Robert Paradero. Ang tagal. So, napakadikit po kasi nung laban din, mga idol. Hirap na hirap din yung mga judges talaga, I think. So, nagkaroon lang po ng knockdown sa round number 8 and deduction sa round number 10 naman. Ito na. Ito na, ito na. Tingnan natin. Tagal. So, nagaganap po ito doon, no? Sa Cebu City, sa Lapu-Lapu. Hoops Dome Arena. Hunted po sa atin ng ARQ Sports Boxing Promotion Encuentro 11. So, ito na. Ito, volume natin, volume natin. Tingnan natin, sino mananalo. Ito, pakinggan nyo ha. Tingnan natin. Paradero. Abne. Split decision. Oy. Panalo po si April J. Abne by split decision. 95-93. Napakalaking bagay po ng 1-point deduction. Split decision win by April J. Abne. OPBF Silver Flyweight title and nagkaroon lang po ng deduction, no, sa round number 10, 1-point deduction, 95-93. So kung nagkataon, tabla po sana. Kung hindi po na-deduct itong si Paradero, so pwedeng draw ang laban or split decision talaga. Sayang. Sayang po ang ating yung 1-point deduction, but April J. Abne, still OPBF Silver Flyweight title. Comment event na po. Oh, walang aalis. Comment event na. Teka, tingnan ko lang itong ating... basa-basa tayo ng comment. Comment event, main event na po, mga idol. Miel the Silent Assassin Fajardo kontra Jean Paul Angas na Cebu Gabunilas. O, kampiya na. Kanino kayo, mga idol? Kanino kayo? Jean Paul Gabunilas, labas. Sino nanalo? Joel Bilardo Vlog. Sa comment event po ay nanalo itong si April J. Abne by split decision sa score na 95-93. And dalawang 95-93.
pabor po para dito kay April J. Abne. So nagkaroon po ng deduction itong si Paradero sa round number 10. So kung hindi po sana nagkaroon ng deduction, parang tabla po sana ang score ng mga hurado. And now, April J. Abne improved his record for 13 wins, 6 knockout at may isang talo lamang. And Robert Ingo Paradero, now 18 wins with 12 knockouts at may 6 na talo na. Charlie Coolwater, good evening po. Krima Kago, Kago. Idol Pardo po ako. Yun. O, labas na. Sino ba ang mga Team Pajardo? At sino ang Team Gabunilas? Pwede ko bang malaman sa ating comment section? Mag-start na po ang ating main event. Sabi ni, basa muna tayo ng comment. Sabi dito ni Merlito Supreme, Pajardo. Parang ang daming, sabi naman ni Ricky Gargoles, Pardo ko, Jover Bilardo, Pajardo win. Napakadaming fans ni ni Pajardo ha. Miel the Silent Pajardo. Idol, pasilip naman kahit konti sa kay speaker, pakilakas naman. Mahina ba tayo? Sorry. Ay, oo. Sige, mamaya pa nag-start na sa makikita. Pajardo po ako, Stig Cool, ano 'yon? Shinko, Shin, ano 'yon? Sorry. Ang bilis. Comment na kayo, comment. Main event na po. Sabi dito ni Kirino Salacona, Gabunilas ako, idol, TKO. Shoutout, idol, from Bye Bye City Leyte. Salamat po. Ako rin, Pajardo, Alex Toy TV. Pajardo for the win, sabi ni Eduardo Dopredo. Danilo Abano, Pajardo ako, knockout yan si Angas. Miel Pajardo ako, Ronald Unlanan. Napakadaming fans ni Pajardo. So, ito pong si Pajardo. Ang nag-iisang talo po nito is galing po sa kamay ni RR Andales. Ito naman po si Jampol Gabunilas. Galing din po sa ang talo na itong isa. galing din sa kamay ng world class fighter din natin na si Reggie the Filipino Pinam Suganob. I go for Pajardo. Kahit sino pantapat sa atin sa mga pon. Miel, insan Pajardo by knockout, sabi ni Mario Pajardo. Yes, alright. Labas po ang mga Team Pajardo at Team Gabunilas. Sino-sino ba dyan? Dan Bar, sa akin Lord, kahit sino sa kanila. Yes, tama naman. Kahit sino sa kanila, pwede. At di ko pala nilagyan. Sayang. Di ko pala na-open ang aking monetization doon. Lahat ba, Pajardo? Okay, Gabunilas ako. Watching from Brunei. Pajardo po ako. Sub and like. Thank you. Thank you po sa ating 427 live viewers. Saan ba makikita, idol? So, sa Facebook page po, pasyalan nyo po yung ARQ. Live po sila. Pardo ako dahil ang lakas, malakas masyado. May injury dahil may na, dila, ano yan? Sa kanila dahil malakas, dila. Kahit kanino, Lods pareho. So, shoutout tayo sa mga gustong magpa-shoutout dyan. Habang naghihintay tayo ng laban. So, ang dami ko rin nakikita sa comment section sa mga boxing website na maraming pumipili rito kay Miel Pajardo. No? So, Eduardo Dopredo, shoutout from Subic, Zambales. Shoutout po mga tropa natin dyan sa Subic. Sana makapasyal kami dyan. Sino-sino ba yung ating mga viewers dito? Idol Pardo ko, the other live channel suck. Kay Miel Pardo ko, mas mabilis, mas professional pumorma. Ayun po yan kay Rom Sierra Sanggalang. Ang bilis ng comment guys, hindi ko mabasa dread lahat. Main event na po ha, wala po tayong aalis. Boss from Busuang, Palawan, Pajardo ako boss, sabi ni Bernard Patrick Ultra. Shoutout po sa taga Manapa, Buena Vista, Agusan del Norte. O kababayan ni Pajardo. Idol, nag-start na ba?
Sila na po, mga idol, sila na po. Sir, gusto namin mapanood ang live. Edwin Napolitano. Boss, hindi po natin mapalabas dito yung kanya, kahit yung live talaga kasi bawal. Pardo, subok na talaga. Kahit sino sa kanila, Lods, pero okay. Kahit saan ka sa dalawa. Yes, walang tulak, kabigin talaga. Miel Fajardo, 10 wins, 9 knockouts with 1 loss. Jean Paul Gabunilas also, 10 wins, 7 knockouts with 1 loss. 23 years old, etong si Fajardo. 22 naman si Gabunilas. Pardo ko, sabi ni Bernie Hugay. May Antoinette, Fajardo ko knockout 6 rounds. Shoutout, Jerry Lota, sabi ni May Antoinette. Gabunilas yan, lamang sa haba at diskarte, sabi ni Carl Lindon Rosal. Ako kay John Paul, pero kapag ang laban ni Pardo ay ibang lahi, kay Pardo ko. Mahilig kasi ako kumampi sa underdog. Alright, sabi ni Jonathan Ellis. Benny Hugay, Pardo ko. Ito na po. Ito na po, introducing na po ang ating... Mag-start na po ang ating main event. Gusto ko makita. Mag-start na po. Huwag lang aalis. Salamat po. Pabuti po natin ng 100 likes, mga idol. And pa-share po. Maraming salamat po sa ating 1,000 viewers. Mag-start na po, ha? Wala pong aalis. Oh. Teka, pakinggan muna natin. Oh. Po. Sorry guys ha, nawala po. Sorry guys ha, nawala po tayo. Nag-reconnecting yung ating ano. Alright, ito na po, pinakikilala na po. Pardo talaga ako, sabi ni Merlito Supreme. Ako kay Pardo. Nagkamali pa yung ring announcer dito ha. Angas ng Cebu ang tinawag niya, si Miel Fajardo. Idol, kapag pinakita highlights, pwede kami makasilip. Pwede, pwede. Jonathan Ili, siguro mga 2 seconds. Tinatawag pa lang po sa ring. Update ko po kayo. Ayan. Tinatawag pa lang po, ha? Miguelito Balendez. Shoutout naman sa Balendez family. Asihan Bohol. Papasok na po sa ring. Itong si Gabunilas. Ganda ng ring entrance. Oh. Ganda rito sa Hoops Dome Arena. Kampiya na, kampiya na. Sino na? Shoutout, Regine Diaz. Pa-shoutout po, Idol. Idol, pasigaw naman. Nino, presto! Shoutout sa'yo, magandang gabi. The ring announcer is crazy. Yes, Charlie Gulat. Tinawag niya, angas ng Cebu. But Miel Fajardo ang kanya sinabi ha. Parang ano ha. Ayun, tama si ano, si John Mer Barona, live po sila sa IRQ po. Shoutout po from Oslob, Cebu. JR's channel, sabi po. Ito, boat fighter, nandito na po sa ring and ilang minuto na lang ay mag-start na po ang bakbakan sa pagitan ni Miel Fajardo at Jean Paul Gabunilas for the vacant OPBF light flyweight title. Ito pong si pakinggan natin. Miel Fajardo is the reigning ABF flyweight champion and Jean Paul Gabunilas is reigning OPBF youth light flyweight champion and also WBO Asia Pacific Youth Light Flyweight Champion. Marlon Nabasca, pasarot po. Pariente din. Sorry, yung bilis ng comment. Ayun, pasarot po sa akong mga pariente diha sa Argao Bahinting family from Marlon Nabasca. So, Eduardo Dopredo, pasarot boss, mga anak ko sa Compostela, Cebu, kay Ezra, Hazel, and Jonazel De Prado. Shoutout po sa inyong tatay, sabi po ni Eduardo De Prado. Magandang laban talaga yan, Idol.
pareho malulupit. Yes, tama ka ninyo, Presto. Walang tulak kabigyan sa dalawang ito. And for sure, ang mga boxing fans, Filipino boxing fans, ang panalo rito. Emily De La Cruz, shoutout po sa mga Katbalogan City, waray-waray, Emily De La Cruz. Shoutout po, Misha Herbres, Peligro Family, Manapa, Benavista, Agusan del Norte. Pardo, fans po kami. Pardo. Thank you po sa lahat po nanonood. Idol, ipakita ang laban. Agotan, Mahilom. Unfortunately, bawal po talaga ipakita yung laban. At baka ka tayo makopyright. So, ganito lang po tayo. Update, update lang. Ito na po, pinakikilala na po. Pinakikilala na po. Pakinggan nyo. Pinakilala na Miel Fajardo. Yun, no? Fastest knockout. Victory. 10 seconds. World record talaga yung ginawa nito ni Fajardo. Fajardo ko, Roberto Lulu. Let's go. Shoutout boss from Lanao del Norte. Sino may sabi nun? Tracy Tabera. Pinakikilala na po ang fighter from Agusan del Sur. Pinakikilala na po. Pinakikilala na po. Miel Fajardo. Grabe. Edgar Abolok. Bakit walang live? Shoutout lost. Rex Kaliskis. Shoutout Lods, Charlene Ganora, bakit walang live? Pasensya na po at bawal po ipakita. Pasensya na po kayo mga idol, mahal ko po kayo, pero bawal natin ipakita. Mahal din natin ating channel. Edwin Tonga, Pardo ko, bakit walang live? Pinakikilala po, Angas sa Cebu. Kurong Palawan, salamat po idol. Shoutout from Bintuan, Kurong Palawan, from Maria Morina de la Cruz. Nagsimula na ba? Lubricus TV. Ito na po. Introducing na po ating fighters. Ito na po. Ito na po. Mag-uumpisa na po. Ayun oh. Pinakilala na po. Erwin Custona. Pa-shoutout po, Idol. Custona Family. Baka pwede, Idol, Eastern Samar. Salamat po. Thanks, Lods. Parehas magaling yan. Walang kukurap. Tail of the tape. 10 wins, both fighter. 9 knockouts itong si Fajardo. 7 naman si Gabunilas. Silent Assassin. Miel Fajardo. Angas sa Cebu. Jean Paul Gabunilas. Walang kukurap. Marami nagsasabi. Hindi raw po matatapos itong laban na to sa 10 rounds. And let's see. Ito na po. Referee giving instruction. May babaksak dyan talaga. Okay. Start of round number 1. Walang kukurap mga idol. This is round by round commentary. Handog po sa inyo ng ating Boxing Club PH. Please support my channel. Thank you. Let's go. Walang kukurap. OPBF. Light flyweight title. Between Gabunilas and Fajardo. Round number 1. Ito na po ah. Pagbating-ting. Blow by blow na tayo. Handog ko sa inyo. Ito na. Start of round number 1. Touch glove. Bitaw agad dito. Oy! Baksak! Baksak si Gabunilas! Oh! Oh my God! Quick 1-2 by Fajardo. 10 seconds, buksak agad itong si Gabunilas. Ito na yung sinasabi natin. And referee, seeing, oh my God, unsteady feet. Ito si Gabunilas. Ito na yung sinasabi natin. Walang kukurap, bumaksak na naman. Pero split na yon. Hilo pa po, hilo pa, hilo pa. Itong si Gabunilas. Good 1-2 by Fajardo. Atake na naman si Fajardo. And baksak na naman itong si Gabunilas.
Bumagsak na naman si Gabunilas. A referee. Another second. Oh! Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Oh. Baksak na naman. And this is it. Miel Fajardo with a round 1 TKO victory over angas ng Cebu. Jean Paul Gabunilas, siyawan mga tao dito. Niyanig na naman ni Miel Fajardo. Tapos na po. TKO round number 1. Ayan oh. Angat po ang paa. Miel Fajardo, mga idol, is not joke. Ito sinasabi ko sa inyo, mga idol. Oh my God, finishing touches. Ayan, mga idol. Oh. Wala talaga. Overpower, Miel Fajardo. Napakalupit. Sobra. Another round 1 victory against Miel, the silent assassin Fajardo. Napakalupit mga idol. Hindi po makapaniwala ang Hoops Dome Arena dito sa Cebu. Natapos na ang laban. Grabe talaga yung batang yan, sabi ni Rex Kaliskis. Ito na ang sinasabi natin. The stone hand. Ayan oh. Grabe. Grabe talaga yung tama. Sub-sub, oh. Nabigla siya. Nabigla. Bigla siya sinugod. Bigla sinugod. Grabe. Ito, pakinggan natin. Grabe. Winner by round 1 technical knockout. Ito na nga yung sinasabi natin sa hula. Huwag lang magkakamali itong si angas na Cebu na sumugod dito kay Miel Fajardo dahil sobrang lakas talaga. Masyado pang maaga ang angas na Cebu para itapat dyan ni Fajardo. Napakalakas, sobra, sabi ni John Ray Usman. Anong height ni Fajardo? 5'4", I think, mga idol. No, mababa lang to, itong si Fajardo. Jonathan Elis, grabe lakas, wawa naman. Grabe talaga yung suntok. Next, Pacquiao at Casimiro, sabi ni Leo Bautista. Kahit ako nagulat ako, hindi pa nga ako nakapagsalita. Malayo talaga mararating ng batang yan, grabe. Yes, remember his fight doon kay Agustin Gauto. Undefeated po yon, 17 wins with 12 knockouts. Round 2 lang, tinapos niya na. Pang world champion na si Insan, sabi ni Mario Fajardo. Grabe. Grabe itong batang to, guys. Ang layo naman talaga ng power nila. 10 wins, 9 KO. Contra 10 wins, 7 KO. Regards sa power, medyo nagulat itong si Gabunilas, eh bigla siyang inatake ni Fajardo ng quick 1-2 at hindi ko rin akalain na tutumba ron agad sa quick 1-2. Ayan oh, si Gabunilas. So, ibig sabihin, malakas talaga. Malakas talaga yung kamay ng batang to, mga idol. Quick 1-2 lang yung binigay, sub-sub agad sa lona. Itong si Gabunilas. Sabi ni Matt Vlog, saka lang daw malalaman. Yes, napaalaban na to sa undefeated Argentinian boxer na magaling din. At tinalo niya lang by round 2 technical knockout. Bata po ni Marcos Maidana, kung I think hindi ako nagkakamali. Si Agustin Gauto,
May nakalaban. Marami na rin po nakalaban ng international boxer. Itong si Miel Fajardo. Kung duda po kayo sa kanyang ABF title. Kaya, sarawot dyan po. Eh, 10 seconds na lang po tinapos yun. Magkano kaya ang talo ni Boy Tapang ngayon? Mahala si Boy Tapang. Ah, may pumusta ba siya rito? Eh, yung pa isa, napakalaki po ng pustahan. May narinig po nga ako dito na 100K yung pustahan. Next kami naman ni Gabunilas. Astro Kid, tara sa TV. Sabi ni, tandaan natin yan. Si Champ, Astro Kid, tara sa TV. Next kami naman ni Gabunilas. Lamang na lamang rin siya sa exposure. Yes, Eduardo Dopredo. And, sabi ko nga, napakagandang match-up. Hindi ko lang akalain na ganoon talaga matatapos yung laban. Sino promoter ni Fajardo? Sana hinawakan na lang ng promoter ni Champ Cuadro Alas, sabi ni Leo Bautista. So, under po ng kay Coach Erickson siya eh. So, kay Monty Flores po ata, I think, dapat yan din di lumalaban dito sa Pilipinas. Sayang. Isipin mo nga siya ang nangunguna sa pinakamabilis. Yes! No? Ang kasama niya, ito, pinakikita po rito yung mga nanonood. Ayan, no? And referee, wave his hand, no? The fight is over, no? Ang kasama niya po sa 10 seconds knockout victory na past test is si Phil Williams, yan po. No? 10 seconds din po yung Phil Williams. Kagulo po ang tao dito, oh. Mga fans ni Miel Fajardo. And sana magkita tayo, idol. Samantha Kaur TV, congrats. Oy, thank you. Oh. 1,000 yen. Salamat po sa pag-send ng ating sa ating live. Oh. Masalamat po kay Ma'am Samantha Kaori TV. Shoutout sa iyo. Sana maalagaan ng maayos ang boxers natin. Yes, I hope. So, Ma'am Samantha Kaori TV, sana, I think nasa magandang posisyon naman itong si Miel Fajardo. And also, thank you sa sinend niyo po na 1,000 yen. Breko Santing. Yes, tama. Yung Santing pala. Sorry. Promoter ni Fajardo. Thank you, Astro Kid. Congratulations, Leo Bautista. Pero kung tutusin, 8 seconds lang talaga yung kay Fajardo. Yes, tama ka. Binilang ko rin yan. 8 seconds din. Dapat tapos na yung kay Fajardo. But yung senyas ng referee ang sinundan doon, yan ang boxer, Sereno Incog. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Pag sa MP lang, wala ding masyadong kikitaan. Si Fajardo dapat promoter niya si Tata dyan. Si, kahit di malakas kalaban niya. Ah, si gusto niyo yung promoter ni Cuadro Alas, ha? Si Masiyoti Ito, kung hindi ako nagkakamali. Thank you po sa mag-send sa akin ng ano, ha? Ng 1,000 yen. Nagulat ako dun, ha? Abangan nyo pag pinagtapat kami ni Gabunilas. Tandaan natin yan. Sana all 1,000. Oh, nagulat ako. Nagulat ako, may nag-send sa akin. Pahawak na siya sa MP promotion para hindi susunod kay Lodi Money. Yes. 1,000 yen. Thank you po kay Ma'am Kauri. Sa Ma'am Takauri. At syempre, ay, yun po. Samantalayin ko na rin po sa lahat po na nag-aabang ng laban ni Carl James Martin para po sa darating na Sabado na ano na po, idol, ha? Na-move po yung venue ng paglalabanan. Ito na po ay sa Ilorde. Sukat Paranaque, hindi na po sa Mandaluyong. Para po sa kaalaman ng lahat, pa-share po ako, pasabi na rin po sa mga kaibigan nyo na manonood na susuporta dito sa laban ni Carl James Martin kontra kay Oscar Duge. Gaganapin na po yan sa Ilorde, Sukat Paranaque by Jerry Fence promotion ni Sir Jerry Piñalosa. So, kita-kits po tayo dyan. And sa September 2, kita-kits po tayo dyan. May nakita ko rito, tiga Nueva Ecija. Donato Balesteros, kita po tayo dyan sa Nueva Ecija. September 2, pupunta po kami dyan. Dahil may palaban, may pa-boxing po dyan, ang DMC, boxing promotion na under naman po ni Champ Denver Cuello. Ang hello, Rupin, King Koy, Cebuan. Sige, basa-basa tayo ng comment. Thank you, ha, sa mga nagsesend sa akin dito. Yun, tama. Masayuki Ito, TBP. Yes, Samantha Kauri. Thank you. Thank you again sa 1,000 yen. Supporting vote sana ako sa laban ni Martin. Kaso hindi ako nakapag-insayo maayos dahil maulan. Sayang naman, Champ Traza. Sana magkita tayo. Kung pupunta ka, sana magkita tayo sa event and makapagpa-picture man lang sa'yo, idol.
tanggal ang yabang ni Gabunilas. Round 1, ang sa Cebu. Grabe. Grabe talaga tong si ano, si Fajardo. Grabe. May ticket ba idol laban ni Martin? I think wala naman mga idol. Lilinawin din natin sa kanyang promoter and then sa boxing event doon. Pero I think walang ticket, is pre-admission. Malakas yung Gabunilas pero hindi niya talaga kaya si Fajardo. Yes, ano, maalagaan lang talaga, maalagaan lang. I think malayo mararating ng batang to. Magtiwala lang tayo dito. Grabe. Grabe ang lakas ng kamao nito, kaliwat kanan. May power tong Miel Fajardo. Samantha, Miel boy, angas lang rin sa ring yan. Style niya lang, magaling din naman siya, kaya lang malakas ta. Yes. Moto Jack 26, hindi nagamit yung angas. Yes. Kahit siya, nagulat siya. Binatuan siya ng quick 1-2 eh. So, yung quick 1-2, eh nag-groggy agad siya. Astro Kid Tra sa TV. Pasupport naman mga amigo, amiga ng YouTube channel ko. Guys, pasuportahan po natin yung ating isa pang boksingero na dyan sa comment section. Astro Kid Tra sa TV. Suportahan niyo po kanyang YouTube channel. Suportahan po natin lahat ng ating mga Pilipino boxers, lalo na rito sa Pilipinas, yung mga boxing events. Suportahan po natin yan. Basta boksingero, sinusuportahan natin. Isabak na yan kay Martinez para mabawi yung belt ng IBF. Flyweight, super flyweight si Martinez. But I think medyo alanganin pa. Medyo robot itong si Martinez eh. Medyo delikado si Fajardo rito. Pahinugin pa natin ng konti. Although may lakas na, may galing na yung bata. Pero wag na wag muna natin isasalpak dito kay Fernando Martinez dahil kita naman natin yung last performance niya eh. Parang robot talaga. Ilan seconds, idol? I think nasa 2 minutes din or 1 minute may get, idol. Kasi 15 seconds pa lang, bumagsak na agad. Yung unang baksak nitong si Miel Fajardo, ay itong si Gabunilas. Then, tatlong beses pa siyang bumagsak. Tabi pa more. O, wag muna natin ilaban si, ano, ha, si Fajardo kay Martinez. At medyo painugin pa natin, palakasin pa natin. Nandoon na yung lakas niya, pero yung experience, no, medyo alanganin tayo dyan. Nakita naman natin, itong si Martinez, kung paano niya, paano siya nakipagsabayan kay Jerwin Ancajas. So, hindi biro yon. Na-champuan lang pero bata pa naman, 22 years old, lalakas pa yan. Yes, tama. No, still young. Itong si Jean Paul Gabunilas. Still young. 22 years old lang to. Kaya marami pang magagawa to. Makaya pang mag-improve. Yung umagaw kay Jerusalem Boss. Yes. Minimum weight naman si Oscar Collazo. At itong maganda rito, may laban po itong si Oscar Collazo kontra sa ating Pinoy na si Garen Diagan. August 26 po, sa mga hindi po nakakaalam, August 26, may laban po si Garen Diagan kontra rito kay WBO minimum weight champion ng Puerto Rico na si Oscar Collazo na tumalo naman kay Melvin Jerusalem. Ito pong si Garen Diagan ang nagbigay ng unang talo dito kay April J. Abne. Kailangan alagaan kasi. Yes, yes. Si Bornea, nahirapan si Bornea. Yes. Di ba? Si Bornea, nahirapan. Alagaan muna, pahinugin. Pahinugin muna natin yan si Miel Fajardo. Nandoon na tayo sa stage na malakas itong bata. Pero, syempre, hindi naman basta-basta bibitawan ng mga promoter yan, ng manager, kung alam nilang alanganin. Kaya, importante, sure ball, malinis ang laban. Para pagdating sa world title, ma-sure ball natin. Shout out! From Thailand, Kapitan Daniel Duarte. Shoutout po sa inyo. From Thailand. Magkasintaas lang si Casimiro at Fajardo. Ha? Carino Brutal. Yes, almost, idol. Ako, na-meet ko na personal yan si Casimiro. Medyo mataas lang siya sa akin ng konti. But lakas talaga kapitbahay namin. Arben Dulfo. Dapat Miel versus Naoya. Naoya Miel, super bantam, flyweight si Miel. So parang maliit dito. Pero tingnan natin,
hindi natin masabi sa mga susunod na taon, Lubricas TV, kahit sino pwede kainin ni Fajardo kasi magaling magtapon ng malalakas na suntok. Yes, the big factor dito na meron itong si Miel Fajardo, yung kanyang power. Naalala ko tuloy si ano eh. Yung para siyang small version ng ano Deontay Wilder, mga idol, kung a-agree kayo sa akin. Small version ng Deontay Wilder, kung naalala nyo, itong si Deontay Wilder, no, nakapagtalato ng 33 wins with 30 knockouts, I think, or 31. Ito naman si Miel Fajardo. Elevate his record now with impressive 11 wins with 10 knockouts. Grabe, ang knockout ratio na itong si Miel Fajardo. Hindi rin ako makapaniwala. Ang sabi ko na, Fajardo will dominate Gabunilas, sabi ni Rodel Galban. Yes, no? Dante Roman Ramazaza. Oh, ayun, ating isa pa nating boxingero. Magandang gabi, champ. Tama ka, Lods. Small version talaga ni Wilder. Yes. Accurate suntok ni Fajardo, idol. Teresa Padilla. Dapat ibang lahi kalaban para di masakit panoorin. Yes. No, I think, mga idol, medyo masakit dahil pares Pinoy, pares may potential yung dalawa. But good thing dito sa ating mga Filipino boxers and also dito sa ating boxing community sa Pilipinas, maganda rin yung nailalaban natin sila sa kapwa Pilipino para masubok talaga, no? Para pagdating sa international stage, hindi tayo magsisisi. At ang ilalabas natin sa ating bansa ay yung talagang matitibay o yung mga nakakaangat. Maganda yan. Good. Magandang impact yan sa boxing community rito sa atin. Pinoy sa Pinoy. Like, itong Mexican against Mexican, Oscar Valdez, Emmanuel Navarrete. Tingnan nyo naman. Walang inang parehas high profile but pinagtapat sila. Panalo na ba, idol? Yes. YT Fire. Panalo na po. Round 1 technical knockout na naman ang nakuha nitong si Miel the Silent Assassin Fajardo at siya na ngayon ang bagong OPBF light flyweight champion. Tingnan niyo po nung lumaban si Fajardo sa Thailand. Sa catchweight niya is flyweight. So dito lumaban siya naman sa light flyweight. Kahit si Suganov matutulog siguro kay Fajardo, sabi ni Carino Brutal. Almost 90% knockout ratio si Fajardo, bossing. Yes. Yes. Pero sa Boxrec, ha, medyo ang damot ni Boxrec magbigay ng knockout ratio. Sa Boxrec, ang binigay niya lang po kay Miel Fajardo is 69.23% knockout ratio. Pero ang record niya is 10 wins, 9 knockout na noon. Isa lang ang hindi niya na in-knockout. Mapakanan, mapakaliwa, malakas si Fajardo. Rodel Galban, yes. Sino kaya magandang itapat dito? So, nasa light flyweight or flyweight? Sino sa tingin nyo, mga idol? Sino sa tingin nyo ang pwedeng itapat dito kay Miel Fajardo? So, ito pong si Miel Fajardo. Ha? Baka sa hindi po nakakaalam, nakarank po ito sa ating sing mga governing body ng boxing. Nakarank po ito sa WBA and IBF sa top 10 world rankings. And sa WBC and WBA, nasa top 15 naman siya. Kaya highly ranked talaga itong si Fajardo, mga idol. Masyadong mabigat, idol. Si Martin yan, mabigat, idol. Medyo super bantam si Martin, but oy, ewan ko kung napanood niya na yung kanilang sparring ni Martin at ni Miel Fajardo. Grabe. Kung di nyo napapanood, panoorin nyo, i-search nyo dyan sa YouTube or sa Facebook. Grabing bakbakan yon. At doon nyo tingnan kung gano'ng kalakas ba talaga yung Miel Fajardo. Napakagandang sparring nun, mga idol. Kung panoorin nyo, pasalan nyo. Hindi ubra dyan si Martin kay Fajardo. Si Martin nga, durog, sabi nila. Nabugbog nga si Martin kay Fajardo, si paring. Yun, no? Yun nga, gaya na sabi ko kanina. Panoorin nyo yung kanilang sparring.
kung tingnan natin, super bantam si Martin and flyweight naman itong si halos 3 libra. Shoutout sa bunso Colin Danaw sa Bacau 2 General Trias Cavite. Oh, Marpil Danaw, magandang gabi sa mga tiga Gentry and also sa ating champion na si Batang Gentry, Kenneth Luber. Yon, shoutout sa iyo idol, may paparating daw na laban yan si ating champion na si Kenneth Luber. Kay Brian James Wild na lang itapat si Martin, pwede pa. Yon, sabi ni Carino, Carino brutal. Gusto pa nga kay Spar ni Pardo si si Casimiro eh. Oh. Tama, nakita ko sa daily routine James Martin idol para masubukan. Ang lakas pero malamang may paglalagyan din. Boss, pwede ba si Araneta versus Fajardo? Pwede. Catchweight siguro idol, catchweight ba, malakas din 'yon. Si Christian Dabam Araneta, isang knockout artist din natin 'yan mga idol. Nako, napakalakas din ng kamay niyan. Sino lamang lords? Si Gabunilas. Tapos na po. Elvin Anyosa. Tapos na po ang laban ni Gabunilas and Fajardo. Nanalo po si Miel Fajardo by round 1 technical knockout. No? Sa hindi po nakakaalam eh, 3 beses pong pinabaksak ni Miel Fajardo itong si Jean Paul Gabunilas in the very first round. Lupit ni Fajardo. Minutes lang win by TKO. Yes. Sabi naman dito ni Jerver Tampos, matagal na nga ako hindi napanood. Ano sabi niya? Nang Pinoy Fried dito kasi ako sa abroad. Ingat ka dyan, idol. Mataas timbang nun, Jason Mundin. It's going down. Naalala ko ito si Miel kay Casimiro nung nagsisimula, ganyan na ganyan. Yun, no? Martinez na lang para maganti si Angkahas. Mas magaling pa si Lober kay Martin, sabi ni Carino. So yung Martinez, wag mo na fantasy match up Martinez Fajardo, but now wag muna para sa akin. Napaka dangerous pa nitong si Martinez para dito kay Fajardo. Medyo risky itong si Fajardo, itong si Martinez para kay Fajardo. Pero kung gusto niya ng big money fight or payday, okay, experience po muna, idol, tapos itapat kay Martinez. Yes, tama. Tama si checkmate. Watching from Malabon City. Teka na, wala. Ayun, pulong duhat, idol, quadro alas lang, mga gang, donski. Yeah, alright. Gang. Mas malakas punching power niya. 2 years from now, pwede na si Martinez. Yes, just vlog. Oh, tandaan natin yan, 2 years from now. May ala boxing pa idol. Sad to say mga idol, ang ala boxing tuluyan na pong nabuwag, no? Gerber Tampus, wala na pong ala boxing, but kung babalik sila, why not? Marami pong nagmamahal dyan sa ala boxing promotion. Mapagbirong Tadhana TV. Nakakapakaganda naman ng pangalan mo. Na Mapagbirong Tadhana. Congrats Pardo. Robin Official, sabi niya. Colyaso Fajardo, catchweight pwede. Yan, maganda yan. Magaling ba si Martin? Di nga kasi si Fajardo. Yun. Pwede yan. Colyaso Fajardo, palaga ko dyan. Yan, pwede. Parehas baguhan, parehas may husay. Oscar Colyaso, kung daw nagkakamali, 7 wins, 5 knockouts. Ito naman pong si Fajardo, 11 wins, 10 knockouts. Maganda laban yan, catchweight. Hindi pwede ilaban si Miel kay Martinez, 108 nilalabanan. Kaya nga, yes, idol, medyo malaki talaga yan. Flyweight, super flyweight. Tapos na ba laban? Alfred Biray, yes. Tapos na po, and nanalo po si Miel Fajardo by a round 1 technical knockout. Yan po, 3 times na pabaksak ni Fajardo, itong si Gabunilas in the very first round. At siya na ngayon ang bagong OPBF light flyweight title. At sa coming event, nauwi po sa split decision win para kay April J. Abne ang ang kanyang OPBF silver flyweight title. No, na tinalo niya po by split decision si former world title challenger na si Robert Ingo Paradero. So mate,
Etulie, shoutout po sa iyo, idol. Magandang gabi. Melanie Genelo, Martinez na lang daw para kay Pardo. Soon, mangyari rin yan. Sino po panalo? Panit ang TV vlog. Panalo po si Miel Fajardo. Round 1 technical knockout. 3 times po napabaksak si Gabunilas. Malaki po talaga si Martinez. Huwag natin na masyado malaki. Romnick Boxing Sports, magandang gabi idol. Ito, ating masipag na tigasubaybay at supportahan po natin yan. Romnick Boxing Sport, supportahan po natin kanyang channel. Mahusay po yan. Kaibigan natin yan. So, sa mga hindi nakakaalam, ha, panalo po si Mapagbirong Tadhana TV watching from Antipolo City. Shoutout po sa mga tiga Antipolo City. Magandang gabi sa inyong lahat. Gang, gang, gang. Sabi nga ni Quadro Alas. Congrats, Miel Fajardo from Donato de Ballesteros. O, habang ganito lang tayo dito sa ating channel, shoutout lang tayo, lahat kaibigan natin, no haters. Malakas talaga si Fajardo, idol. Yes, definitely. Miel, the silent assassin, Fajardo. Kung titignan mo, no, napaka-humble ng mukha nung Miel Fajardo, patawa-tawa lang. Bagay talaga sa kanya yung silent assassin na moniker. Iba talaga kalibre ni Fajardo. Nawala angas idol, sabi ni Debic Dezena. Yes, yes, fine. Definitely. Hindi natin nakita. Sayang, sayang. Alam niyo mga idol, ako, para sa akin talaga may knockout sa laban. But gusto ko sana na dumating yung laban nila sa dikitan para makita natin kung ano talaga ang magiging tema ng laban. Kahit sana sa mga round 6, round 7, ganon. Kaso mo, maagad tinapos ni Miel Fajardo, baka may lakad pa. O baka babalik ng Thailand. Pa-shoutout po from Maragusan, Davao del Oro. Ah, Davao de Oro. From Melanie Henelo. Shoutout po sa lahat po ng Davao de Oro dyan. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang labang para kay Miel. Si Magramo. Yan! Yan! Yan, magagandang catch, ano, match up. It's going down. Tama ka. Maganda yan. Magramo. Fajardo. Possible yan, I think, mga idol. Bawi na lang si Angas sa Cebu next fight, sabi ni Romnick. Yes, yes. Bata pa si, ano, guys. Bata pa rin si Gabunilas. Kaya niya pang i-improve. Kaya pa, kaya pa. So, tatawagin ko lang yung asawa ko. Papatimpla tayo ng kape. Nakalive ako ngayon at hindi siya pwedeng tumanggi. Ayos? Ayos ang kape naman dyan. Ganyan tayo kalakas, guys. Gang, gang, gang. Tingnan nyo, ha. Pag tumanggi ito, nakalive ako, eh. Gang, gang, gang. Tipla mo nga ako isang basong kape. Shoutout po, Andy Beramo. Uy, po. Paano na yung charger, be? Nako, palobot pala ako. Yung charger ko nasa bag. Saka yung power bank. Tipla mo nga ako ng kape. Thank you, I love you. Oh, shoutout, shoutout tayo, guys. Andy Beramo, shoutout pro from Panabo City. Ba, meron pala tayong mga tiga Panabo. Sabi naman ni Parit and TV Vlog. Magpalakas na lang ulit siya. Yes. Bata pa po si Fajardo, guys, ha. Bata pa po. Marami pa pong mangyayari diyan kay Angas ng Cebu. At yun nga. Kailangan ko pala tanggalin tong mic natin. Lalapit ko lang. Kailangan ko i-charge. Ewan ko kung maririnig niyo pa ako. Rinig niyo pa ba ako, guys? Well, it's raining in Manila. Hindi kita naririnig. Walang charge to. Oo. Checkmate, shoutout from Lodge, from Tanay Rizal. Uy, Tanay, gusto pumunta ni Miss dyan. Sana makapasya lang kita dyan. Yeah. Ilawit mo nga rito yung charger. Yo, shoutout, guys. Thank you po. Ilang minuto po natapos Lodge? Ah, sige, sige, sige. I think 1 minute. Ah, sige. Tingnan natin kung updated na, ha. Kasi, check ko sa isang cellphone. Pero minuto lang, guys. Nestor Libron Jr. Good evening, idol. Grabe ang lakas ni Fajardo. Definitely. Sobrang lakas. Bukutin mo yung electric fan. Charge ko lang, guys, ha.
Kasi mamatay ako. Dapat ko pa. Yan. Dito muna sila. Larry Welder. Shout out idol from Cavite. O saan ka sa Cavite? Sana magkita tayo. Sana kunin ng treasure boxing si Miel para maalagaan ng mabuti. Yes. Opelia Hanata. Hindi ako updated. Panalo po ba si Pardo? Yes. Panalo po si Miel Pardo by round 1 technical knockout. Tatlong beses niya po pong pinabaksak si Paul Gabunilas. yun po yung ano. And then sa co-main event, sa mga bagong paso, nanalo po si April J. Abne by split decision kontra kay Robert Ingo Pradero. Yun. Sino pa yung mga tropa dyan? Dave Apolinario versus Fajardo raw. Ricardo Cruz, sabi yun, gusto niyang laban, ha? Sabi ni Ricardo. Kay Doberman. It's going down. Idol, 112 si Apolinario. Si Miel, 108. So, possible catchweight, siguro. Wala yung posible sa catchweight. Kung saan sila mag-ano. Pero I think hindi mangyari yan, idol. Malabo siguro yung Apolinario Fajardo. Kasi ang promoter ni Fajardo is basically nakabase sa more on Thailand talaga yung mga laban dito na binibigay. And I think yung next fight nito si Fajardo baka sa ano sa Thailand na naman. Pwedeng depensa niya yung kanyang ABF flyweight title. Napakarami pong laban ngayong August. Huwag niyo po kakalimutan. Ha? May laban din po si Albert Pagara. Si Albert Pagara may laban din po. Genesis Lebrasa. May laban din po sa darating na August 26. I think meron din. Napakadaming laban ngayon. Garin Diagan. August 26. Full pack tayo sa August 26. Ang daming laban ngayon. So, shoutout sa'yo. Ang dami pa natin dito. Mag-return muna tayo. Tingnan ko muna. Tingnan natin kung ilang seconds ba natapos yung laban. Ha? Hindi ako kung ano yung i-roll out nila. May nagtatanong kasi kung ilang seconds natapos yung laban. Ano gagawin? Dominador Betito. Sabi ni Checkmate Idol, tanong lang po ilang alin po mas kalibre na boksingero, Mexican or Thailand? Definitely Mexican syempre, mga idol. No doubt naman sa mga Mexican. Kasi Mexicano, madalas ang itapat nila sa mga Amerikano ni. Sa Thailand, minsan nagugulat tayo, may 40-0, may 50-0. Pero ang kalaban, puro Thailander din. Sabi naman ni Dominador Betito, magcha-champion niyan basta hindi maging mayabang at may disiplina. Next. Nestor Lebron Jr. Idol. Idol ko pa rin si Pardo kahit ang support ako kay Gabunilas dahil tiga Cebu po ako. Congratulations. Yes. Pares naman natin sinusuportahan niya mga idol. Pares tayong tulang-tulang kabigin dyan. Alin man sino man manalo dyan, sabi ko kanina, talagang susuportahan natin. At tingnan natin kung ilang seconds ba nga, ilang minuto, kasi may nagtatanong kung updated na. Ayun na, updated na. Updated na po ha. Teka, kayo kasi kung aabot sa decision, malamang talo si Miel. Bakit ba hate nyo yung mayabang na boxer? Marketing strategy. Yes, sabi nga it's going down. So, yung pagiging maangas naman nila is inside the ring lang. And outside, iba po talaga mga ugali niyan. Mababiet po talaga yan. At eto na nga, sa mga nagtatanong kung ilang minuto ba yung panalo ni Fajardo, ayon dito sa boxer is round 1.
1 minute. Yun po ang ayun po. Yun po, ayon sa box rec, ay nanalo po si Miel Fajardo by round 1 technical knockout in 1 minute. No, 1 minuto po nanalo po. Ito si Miel Fajardo. May footwork si Fajardo kahit decision may chance manalo. Talo si Gabunilas. Yes, talo po. Sir, anong round ba natapos laban ni Arnel sa Pampanga? Sinong Arnel? Arnel ng Pampanga. Ilang rounds ba natapos? Ay, sorry. Teka, tingnan natin ha. Ilang rounds natapos ay Arnel. Sino bang Arnel? Tingnan natin. Wala akong kopya. Wala akong kopya. So, ang mga nanalo rito, ayun, undefeated na si Rodex Piala, nanalo rin siya, split decision, over kay Jason Canoy Manigos. Yun. Yun, round number one kay Miel Fajardo, guys, ha, sa mga nagtatanong. 1 minute in round number one, nanalo po si Miel Fajardo. Lumapitong magsasaka TV. Tagal ng kapi ko. Ito, si Macy. Gusto nyo makita si Macy? Guys, best silip ka nga rito. Dali. gusto nyo ano. Ito, susunod na Manny Pacquiao, mga idol. Pakita ko lang sa inyo yan. Next Manny Pacquiao yan. 1, 2. Oh, okay. Yun, may nabasa pa ako rito. Masyadong maluwag depensa. Yun nga, yun yung problema kay ano eh, kay Gabunilas, I think. Yun yung nakikita ko naging problema kay Gabunilas. Yung kanyang guard ay medyo mababa talaga. So binababa niya yung kanyang depensa. Kaya nung nagpato ng week 1-2 itong si Fajardo, eh talagang sapul siya. At medyo siguro na hype, eh, hype siya. Din siya ang dumikit, ano eh. Siya ang biglang dumikit. Dito kay Fajardo siya agad yung unang sumugod eh. Pero sana ako, ginawa ko ako noon sa corner ni Gabunilas. Sana umikot-ikot muna siya rin. Ilang seconds sa first round, yung first knockdown ni Gabunilas. 15 seconds idol, I think, or 12. Yun yung ano, teka. Tingnan natin ha. Tingnan natin. Para malinaw. Yung first knockdown niya, I think, 10 to 15 seconds lang eh. Teka. Para balikan natin. Alam ko 10 seconds lang eh, bumagsak na. Ito, binabalikan ko ah. Ito, balikan natin guys, balikan natin. Orasan natin. Ito, round number one, yung unang knockdown. Ah, putik. 7 seconds lang. 7 seconds lang pala.
Oh, ito, ewan ko kung makikita nyo, ha. 7 seconds lang yung unang knockdown, mga idol. 53 seconds pa nung bumagsak eh. Ay, may oras sa ilalim. Ewan ko kung makikita nyo, ha. Ayun. Balikan ko, ha. Ako magbibilang. Yun, tama. 7 seconds, bumagsak. Lista ko nga. Yung first knockdown is 7 seconds. Hindi ako nagkakamali kasi doon umpisaan yung bilang. 7 seconds. Doon unang lumapat. First knockdown, 7 seconds. Tapos yung second knockdown, grabe, kakapanood ko lang ang lakas ng birada. Same lang yun sa Thailand, 7 seconds knockout. Yes, idol. So, sa Thailand, parang 8 eh. Oh. Thank you sa kape. I love you. Ayan, mabuti ko. Napakaswerte guys pag meron kayong mabait na asawa. Shoutout sa asawa ko. Laging support eh. Laging kusama sa event ko. Napapansin nyo. Baka nakikita na tayo. Lagi ko kasama yun. Sakto-sakto. Sarap nung kape yung tinimpla niya. Walang asukal. So, balikan natin yung second knockdown naman. Second knockdown. Higop lang ako. Second knockdown. Yun natin, ha? Second knockdown is... Tingnan natin. Second knockdown. Ay, na-roll out pala. Ayun. Teka. Yung second knockdown is... So 41 seconds. Sabi dito ni Daniela Rebibis, Fajardo vs. Inoue. Medyo malabo yan, idol. Checkmate, Takuma, Inoue. 118. Bigat eh. Nasa 122 si Takuma eh. Medyo mabigat yan. And yung third knockdown, panoorin natin. Third knockdown. Yung third knockdown is, ayun! Sakto. 1 minute, mga idol. Tama, isa box rec. 1 minute. Ayun na, sa mga nagtatanong sa akin, ni, sino ba nagtanong sa akin noon? Yes, sir. Ang first knockdown ko, isa oras po na 7 seconds. Nasundan naman ng 41 seconds na knockdown siya. Tapos, sa 1 minute, doon na po natapos. Doon na po natapos ang laban. Nagtanong, sino ba yung nagtanong sa akin? Ang init, sorry guys. Sabi ni Yezur, sino ba ang champion ng 108 Idol? Sa WBO, si Oscar Culiaso. Tapos, tingnan natin kung may bakante ha, para hindi tayo magkakamali sa mga nagtatanong. 108, sorry. Sa 108, ang champion po ng 108, siya ba nagtanong sa akin yan? Yes sir, ang champion po ng 108 sa ngayon is ang WBO ay hawak po ni Jonathan Gonzalez. Anong lahi ba to? Nalimutan ko, parang Puerto Rico ata o Nicaragua. Itong si Jonathan Gonzalez. Ah, Puerto Rico nga, Jonathan Gonzalez. And IBF, si Benatino Chinga ng South Africa. And ang unified WBA and WBC ay yung Japanese boxer na si Teraji, Kenshiro Teraji. Yan po sa junior flyweight 108. Sa strawweight naman, Oscar Culiaso, WBO, IBF hawak po ni Daniel Valladares, WBA,
knockout CP Freshmart. Yan po yung tumalo kay Robert Pradero. And WBC, Pechamani CP Freshmart. Ah, dalawa palang Thailander ang may hawak ng ano, ng belt dito sa strawweight. Lamang talaga sa may experience. Ibang magsa, yes, I don't. Experience Gabunilas, tama nga prediction, Father Wallace. Yes, ako, I think, sabi ko kanina, may knockout dyan, pero yung ganun kabilis, hindi ko na inaasahan. So, kanina, kahapon sa weigh-in, mga idol, ha, tumimbang po yan si Miel Fajardo ng 107.9 lang. 107.9. Habang ito namang si Gabunilas, ang timbang niya po kahapon, I think, is 108.9. Ayun, may nagkalit sa atin. Vilma Ejandra, puro kwento, nasaan ang laban? Tapos na po ang laban, Ma'am Vilma. Kanina po tapos ang laban at nanalo po si Miel Fajardo by round 1 technical knockout. Yan po, pasensya ka na kung ninyo po, late na po kayo ngayon. Kanina po tapos ang laban, round number 1 pa lang po, nanalo na si Miel Fajardo. Tatlong beses niya pong pinabaksak ang angas sa Cebu na si John Paul Gabunilas. At ngayon, dito eh, tamang kwentuhan lang po kami ng ating mga solid viewers dyan, solid boxing fans, habang nainom ng kape. Yan po. Napakarami po. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin. At tamang shoutout lang po kami dito. Pwede po kami magpa-shoutout. Baka may gusto magpa-shoutout sa inyo guys, ha? Ayun. Shoutout ko nga pala yung aking mga anak. Naririnig ko rin sa likod eh. Altea May Clado, shoutout sa'yo. Nicole Andrea, shoutout din. JR, shoutout sa inyo. Si Gab and Andrea, shoutout din. Sino ba mga possible? Balikan natin guys yung mga possible na pwedeng labanan nitong si Miel Fajardo. Sino ba sa tingin nyo? Kung sa 108, sino ba sa tingin nyo ang best match dito sa 108? Kung sa 108, Jonathan Gonzalez, si Benatino Chinga, Kenshiro Teraji, yung mga champion dito. Sabi natin no, Chinga, nakalaban na po ito ni sino ba nakalaban dito? Christian Araneta. Ayan. Donato Balusteros, sabi niya pwedeng ipagtapat si Culyaso kay Fajardo. Yes, pwede naman. Catchweight sila. Oscar Culyaso is 105 pounds sa strawweight siya, minimum weight. Ito naman si Fajardo sa junior. Pwede. Tara, kapit tayo. Sino yung sabi niyo? Pa-shoutout po sa family La Pera. Oy! So, shoutout po lahat po pala ng biyena ko dyan sa Pangasinan. Shoutout po sa La Pera family and Bulato family sa Pangasinan. Shoutout po sa inyong lahat at magandang gabi. Lalo na sa biyena ko. Night, magandang gabi. Kamusta po kayo? Araneta at Sugano, puro natalo. Yes, tama. Natalo po sila dyan. Pero yung kay Araneta, close fight din yun. Napabaksak niya ba yun sa round number 12? But mahirap nga raw manalo dyan sa South Africa. Sabi nila. Gagawin lahat. Shoutout po sa lahat ng katrabaho ko dyan sa Imo City Hall, sa Congressman Office. Shoutout po sa inyo lahat. Especially dyan sa unahan sa information. Shoutout. And also, sa aking top sender dyan sa Facebook page ko na si Lemuel Remulla. Shoutout idol. Ingat ko palagi dyan sa US. Yun. Basa-basa lang tayo ng comment habang nagkakape. Alam nyo, sarap mag-live eh. Habang nagkakape. Maganda ma-rest baka ni Fajardo. Yan si Nochinga dapat kayo. Yes. Alam nyo nga, yan si, yung laban ni Araneta kay
kay Nochinga, akala ko si Araneta mananalo doon kasi dikit na dikit yun. Kaso mo, natalo pa rin tayo. Panagharap niya maganda, Nochinga Fajardo. Pero masya, malaki. Malaki yung Nochinga. Malaki. Malaki, mahaba. Tingnan natin. Wala tayong... Wala imposible. Grabe. Nagbabasa ako dito ng mga comment, guys, ha. Comment lang kayo. Nagbabasa lang ako ng mga comment. Ayun, yun. Sa mga viewers natin dito na nandito pa, supportahan po natin yung boxing event na magaganap dyan sa Sabado sa Ilorde. Jerry Pence promotion ni Sir Jerry Piñalosa. May event po dyan. Carl James Wonderboy Martin kontra kay Oscar Duque. September 2, yung BCA naman. Pa-boxing naman po ni Champ Denver Coelho, DMC Boxing Promotion. At lalaban po dyan sa main event is, I think, si Gino Rodrigo. Gino Rodrigo, ang makakalaban niya is Indonesian boxer. Magandang laban din po yan. Yun. Yung pa, no? Boss, may pag-asa ba si Alcher dyan kay Fajardo? Alcher. Sino? Anong full name nun? Sorry, ha? Alcher. Sino ba Alcher? Paano kaya kung natuloy yung laban ni Fajardo kay South Africa, kay Chiriha? Di ba dapat sila ang maglalaban kay Enlala Chiriha? But, nice. Paano kaya kung nanalo si kung natuloy yung laban nila ni Enlala Chira at ni Fajardo? Di ba umatras lang itong kampo ni Enlala Chira? Sila dapat ang makakalaban nun. Sa tingin nyo ba kaya hanggang kaya pa bang mag-expand o umakyat ng timbang ito si Fajardo? Kung nasa 108 siya, hanggang 112, 116, 115, 118, parang daming dadaanan. Basta sa akin, si Miel Fajardo is a small version ng Deontay Wilder. Kung doon nagkakamali. Grabe, knockout percentage nito, knockout ratio, lahat knockout. 11 wins. 10 knockouts. So, ang isang talo lang po ni Miel Fajardo is for galing po kay R.R. Andales nung naglaban po sila. Natalo siya by unanimous decision. Ang dami hindi nabasang comment. Guys, sorry kayo, ha. Sorry po, ha. Sorry sa mga hindi ko nabasang comment. Ang bilis kasi. Boss, saan dito sa Nueva Ecija gaganapin yung pa-boxing sa September? Double check ko, guys, ha. Donato Balusteros, parang tiga Nueva Ecija ka ba? Sana magkita tayo dyan. Idol, parang San Isidro. Hindi ako nagkakamali. San Isidro ata. Pero double check natin para makita natin. Ayoko nung baka-baka, eh. Gusto ko, sure tayo. Sa mga tiga Nueva Ecija dyan, ito, ha. DMC.
Boss, saan dito? Ito. Sa San Isidro, idol. Ayun, nakita ko rin. Ayun, bakbakan sa San Isidro. September 2, pa-boxing event po to ni ang ating former world champion, Denver The Excitement Coelho. DMC Boxing Promotion, bakbakan sa San Isidro. Ayan po. Ewan ko, idol, kung malapit ka rito. Bunga Bon Nueve Sia, boss. Ewan ko, malapit ka dito, ha? September 2, alas 3 po ng hapon, mag-start yung laban. At ang mga box, wala kasing nakalagay pa eh. Kung sino-sino yung lalaban. Pero poster meron na. Ayan. Ito mga idol, DMC. Kita ba? Masyado malino. Supportahan po natin yan. Ang ating pa-boxing event po ni Sir Denver Coelho. Ayan. DMC, save nyo po. Sa mga DMC Boxing Promotion. Ay, sabi ni Yezer, maganda itong tanong. Idol, bakit kaya binabash si Cuadro Alas? Casimiro sa kanyang mga nakakalaban, nagtataro daw. Eh, former IBF champ trainer, yung samantalang kay Wonderboy Martin, eh, magbubote at magkakalakan. So, ang isa nakikita ko dyan, marami lang talagang sigurong basher si Cuadro Alas. At siguro, style lang nila yon, pero deep inside, yung pagbabash nila sa deep inside nila, eh gusto talaga nilang makita lumaban si Cuadro Alas. Parang kabaliktaran yung binabash nila. Saka, hindi talaga natin mapilis lahat ng tao, hindi natin alam kung ano talaga gusto nila. Pardo ang lakas si Gauto, Argentina, undefeated, di makatakas. Yes, no, naalala nyo pa, no? Yung laban ni Pajardo kay Agustin Gauto. Round number 2, eh tapos na agad ng laban. Napabaksan niya sa round number 1 at tinapos naman sa round number 2. Ganyan katindi. At sayang, no? Sayang yung laban niya kay Chiraha. Yun sana. World rated yun. Sana si Enlala Chiraha. At yun sana kung yun ang natalo niya. Eh, for sure, tataas pa lalo. Itong si Miel Fajardo. Ang kasalukuyang rankings po nitong si Fajardo, share ko na rin sa inyo habang tayo may mga viewers pa. Grabe. Ayan, ang kasalukuyang ayan. Ang kasalukuyang rankings po sa world ranking, top 10 world rankings ni Miel Fajardo sa WBA is ranked number 5, sa IBF is ranked number 7, WBO ranked number 12, and WBC ranked number 15. Dito naman sa OPBF rankings is ranked number 1 siya. So nasa rankings, maganda na talaga ang estado itong si Miel Fajardo. At ilan laban na lang, for sure baka mapapalapit na siya rito sa mga world title fight. Tama, gusto lang nila makalaban si Champ Cuadro Alas ng mga nakarang, ibig sabihin supporter din yun. Yes, idol, yung mga haters turn to supporters din yan. Kasi mga Pinoy din yan eh. Siguro yung ina-hype lang nila ganun para mas pag-usapan at mas supportahan, no? Kasi pag marami kang bashers, maraming nanonood sa iyo eh. At siyempre, motivation na rin yung kay Champ Tata. Alam naman natin na sanay na yan dyan sa ganyan. Hindi na bago kay Champ yung bashers. At nakikita ko, updated tayo kay Champ. Eh, maganda ang ginagawa niya dyan sa Ormoc at sa kanyang boxing gym. At maraming mga kabataan ang tinutulungan ngayon ni Champ Tata. Napagandang advocacy yan.
napakaganda pong mindset na hanggang maaga pa, hanggang kaya niya pa, ituro niya na sa mga kabataan yung kanyang mga natutunan. Para na sa gayon, kahit paano yung mga kabataan na yan, maalis man lang sa gadgets or sa bisyo. Rank number 5. So, yun yung pinaka-possible na ano, rank number 5 siya. Kung tataas pa, tingnan natin. Ayun. Si Gabunilas naman is rank number 12 sa WBO. Ganda laban. Update ko na rin kayo mga idol ha, sa mga upcoming fights para masuportahan din natin. Gaya na sabi ko kanina, may laban. Ito. Kailan? Walang date. Ito. August 20. Sorry. August 20 pala. August 20 pala laban ni Genesis Libranza, mga idol ha. Mga kalaban po ni itong ating former IBO World Rated Genesis Cobra Libranza ng Agusan del Sur ang pambato ng senator. Pumelela Kafu ng South Africa for the vacant IBF International Junior Bantamweight title. Ha? Magandang laban to. Ayan guys, supportahan po natin. August 20, update po tayo sa mga laban. August 20, Genesis Libranza against Kafu for IBF International Junior Bantamweight title. Maganda to. Magandang laban to. Isulat nyo na sa kalendaryo nyo. And August 26, Karin Diagan against Oscar Colyaso. Yan yung mga maglalaban. Update ko pa kayo sa ibang laban pa. May laban po sa August 24 sa Japan naman, sa Japan. No, dadayo po ang ating kasalukuyang WBO WBC Super Featherweight Champion Beryl Vitor, no? Dadayo po ng bansang Japan upang kalabanin ang undefeated Japanese boxer na si Toshihiro Suzuki. 3 wins with 3 knockouts po yung makakalaban niya. Ito naman si Vitor. And may 21 wins with 14 knockouts at may 2 talo lamang. 8 rounds ng title fight. August 24, Tokyo, Japan. Sa September 2, may laban din po. Ito, alam ko, bata ito ni Serdino Olivetti. Itong si Darwin Coolboy Boyones. Pupunta po siya ng ethics sa Japan din. Kontra naman kay Ryusei Matsumoto. Ito, galing ito kay Sir Darwin, ano, Sardino Olivetti, ganda. And also, ang ating PBF champion, Lito Danaruto Dante, may laban po sa September 12 sa Korakuen Hall kontra kay Takeshi Ishii ng Japan. Undefeated din yung mga kalaban niya. Magandang laban. Ano pa bang mga upcoming fights natin? Para habang may mga viewers tayo, nababanggit ko na sa inyo. Sa September, meron din. September 6, Mercito no Mercy Hesta. Ito, mabigat na laban to para kay Hesta. Makakalaban niya, undefeated. Excuse. Na si William Cepeda. Nakuha mo. And yun niya. Wala pang date itong laban ni Conchi TV. Salamat sa live mo. Thank you rin, Idol Conchi TV.
yung laban ni Casimiro, wala pang date. Kontra kay Yukinori Uguni. No, former world champion, 21 wins, 8 knockouts. Wala pa pong reported date. Oscar Collazo, Garin Diagan, dami laban. Sino pa ang maglalaban niya yun? Alam ko mayroon pa eh. Fight na lang sa yun. Ayun. August 25. Ayun, dito naman. All Filipino. Meron din pala sa August 25. Baril Bayogos. Ito, yung undefeated. Kontra kay Michael Adolfo ng Cebu from the Philippine Boxing Federation Super Bantamweight Interim Title. No? Lalaban din dito si Jimler Kubay kontra kay Marjun Pensanabes. Kevin Villanueva. Ito, pro-debut to. August 25 sa Sultan Kudarat. Marami rin palang event. Bayogos Adolfo. Magandang laban to. Thank you. Sama na. Ay, mga supporters ko. Mga anak ko eh. Tapos, next fight natin. Si Ador Torres may laban din kontra kay Kochani. Ewan ko kung tuloy yun, ha? Ayun. Ang dami natin upcoming fights ngayon. Ayan yan. Shoutout nyo. Wait lang, ha, mga idol. Kukunin na natin lahat ng mga details para wala po tayong makakalitaan. Yun, tapos na po, ha. Tapos na po ang laban ni Miel Fajardo sa mga bagong pasok. Tapos na po at nanalo po si Miel Fajardo by a round 1 technical knockout. Napakagahusay. Shoutout ulit sa ating top sender, ha. Nagulat ako doon sa top sender natin kay Ma'am Samantha Kaori. Nag-send siya sa akin ng 1,000 yen. Grabe. Solid. Sa mga gusto mag-send, willing. Willing naman ako. Pwede kayo mag-send sa akin. Ayos. Okay, okay. Tama. 1,000 yen. Sa equivalent siya as 390. Ayos. So, sino ang gusto nyo bang makalaban ni Miel Fajardo? Ba, mataas nyo ng dollar. Sarap. 56.74. 339. Okay. Yun, no? Dami. Update ko lang kayo guys. Wait lang, ha. At isiset ko lang itong aking channel. Yun. Salamat sa mga top sender natin. Ayun. So, yun lang mga idol. Maraming salamat sa mga nanood sa atin. Maraming salamat sa mga nakasama ko ngayong gabi. At ang dami natin kanina. Umalo pa tayo ng 1,000. I think 1,000. Nakakatuwa. Napakaraming sumama sa ating live. At sana sa susunod na live ko, ganun din. No? Marami tayong maraming sumama sa ating sa live. Thank you sa pag-share at pag-like ng ating mga channel. Thank you sa support.
Sana pa, sana mas lumaki pa tayo. Patuloy lang natin supportahan yung boxing. I think lalago pa. Paki-support din yung ating Facebook page na Boxing Club Official. Yan po. Aking ano po yan, official Facebook page. Pakita ko lang sa inyo. Yan po. Meron na siyang 2,000 followers so far. Boxing Club Official. Hindi makita, masyado malabo. Pero okay lang. Tapos na ang laban ni Miel Fajardo. Gago. Gabi. So, baka may gusto mga pagkwentuhan sa akin. Sa mga gusto mga pagkwentuhan, mga idol, pwede kayo sumama ngayon. At ano ang inyong magiging ano bang inyong naging komento rito sa laban? Explore ko nga lang ito. Ay! Pinipindot ko rito. Ay, hindi. Ba yun? Ano-ano napipindot ko? Sorry, guys. So, live tayo ng almost 2 hours, ha? May get pala. So, habang may mga viewers tayo, pwede tayo mag-live ngayon. Petuhan. Pwede kayo sumampa rito sa gusto mga sumali. Mapagkwentuhan sa akin. Okay lang. Yeah. Meron pa tayong 58 viewers, mga idol. Thank you sa matsatsagang nanonood dyan. 43. Pag bumaba na tayo ng mga 10. Okay na yan. May mga nagko-comment pa kasi. May mga nagko-comment po. Gago. Hintay na ng aking alak. Itong aking tawag dito. Cellphone. Hintay mo ba na? Cellphone ko. Wait lang, ha? Maaari ba? Sayang, di tayo nakapunta na Cebu. Ano kaya yung pamasahe pa si anong next big fight natin? Wala pa tayong big fight ngayon eh. Kailangan mo na ito. Nagagamitin mo ba? Sige. Ano, nakasilip ko muna dito. May take set po. Ano ba mga next fight natin? Tapos na tayo dito sa linggo. Ano ba laban sa linggo? May laban sa linggo eh. Nalimutan ko. Dito sa atin. Yung naging pahayag ni Bob Arum. So, pabor ba kayo doon, mga idol? Sabi ni Bob Arum. Sa tingin niya raw ngayon, mas magaling pa. Itong si Naoya Inoue. Kumpara rito sa ating pambansa Kamau Manny Pacquiao. Dito sa kanyang alaga. Si Naoya Inoue, mas magaling para ito si Naoya Inoue. Pabor ba kayo? So, tinitingnan ko yung mga notes ko. At kasi ng mga pinagsasabi ko rito, naka-take down notes yan. Pati yung mga upcoming fights. At yun yan, pabor ba kayo sa sinabi ni Aaron?
na magaling to si Manny Pacquiao. Mas magaling to si Inoue si Manny Pacquiao sa ngayon. Siyempre, alaga niya yun. Alaga niya yun. Rank na ano pa, number 2 pa. Best pound for pound. Boxer of the world. Siyempre, nasabihin niya yun. Sinabi niya sa interview sa Little Giant Boxing, I think Inoue is better than Manny Pacquiao. Ganyan niya sinabi talaga, malinaw. Clearly not nuts. Yes, I think ako rin. Hindi rin ako totally pabor doon. Nung si kasagsagan ni Manny Pacquiao at hawak niya pa, si hawak pa ni Bob Arum, sinabi niya si Manny Pacquiao, pinakamahusay. You know, Don Rudy Boxing, magandang gabi sa iyo at kumusta po kayo? Shoutout po kay Don Rudy Boxing. Pakisupportahan po natin yung channel niya ni Sir Don Rudy Boxing. Sabi ni Don Rudy, next kay Naoya Inoue, itong batang ito si Miel Fajardo. I think fantasy matchup. Pero tingnan natin kung aabot si Miel Fajardo yan. So far, nasa 108 lang si Miel Fajardo. 108, 112. Masyadong daming pupunta ni ilang division. Nasa 108 ngayon si Miel. So, pwede siyang maging 112, 115, 118, 122. Apat na division bago niya makaharap si Naoya Inoue. So, parang hindi ko pa nakikita sa ngayon kung magaganap ba yung Fajardo Inoue. Sado mabigat. I mean, next sa yapak ni Naoya Inoue. Ah, okay. Sorry. Kali pa rin basa ko. Sabi ni Don Rudy Boxing, next kay Naoya Inoue, itong batang Miel Fajardo. I hope, no? Siyempre, Pilipino yan. Yan daw ang susunod. So, nagsimula kasi si Tama. Nagsimula si Naoya Inoue, kung daw nagkakamali, sa junior flyweight. Teka, ha? Nakalista yan sa akin eh. Ayan yan. Ito yung naging karera ni Naoya Inoue. Nung nag-start to na makakuha ng world champion sa light flyweight, tinalo niya si Adrian Hernandez sa WBC title. Yun yung kanyang unang world title shot at nasundan, tumalo siya ng super flyweight at tinalo niya naman dito itong si Omar Narvaez for WBO title naman. Yan yung pangalawang division niya. Kaya naging 2 division champion agad. Katatakutan na itong si Miel Fajardo. Sabi ni Don Rudy, yes, tama. And then, pagkatapos niya naman ng super flyweight, tumalo na siya ng bantamweight. At dito, nakalaban niya unang world title ni Naoya Inoue sa bantamweight division is kontra kay Jamie McDonnell for WBA title. Dito, nakakuha na siya ng world title. 3 division na siya. Naging unified siya rito kontra kay Emmanuel Rodriguez for IBF. Yan yung mga tinahak ni Naoya Inoue. And then, nakompleto niya yan kina Paul Butler at Nonito Donaire. Angas na si Buna katingin ng kamukho ng Mindanao. Yes. Sabi ni Jose Cloyd Santo Cidad. Sabi niyan, angas na si Buna katingin ng kamukho ng Mindanao. Yes. Agusan del Norte si di ba? Si Miel Fajardo from Agusan del Sur pala, sorry, del Sur. Agusan del Sur. Pero resident siya ngayon na I think sa Sampaloc, Manila siya nagte-training. Pero hindi pa po huli lahat kay Paul Gabunilas. Still young. Number 7 sa IBF at number 12 sa WBO. Sure, kung tataas sa rankings itong batang pago. Pwede na tumapat kay JC Rodriguez and Sonny Edwards. Ba. Tingnan natin. Sa ano po,
sa world rankings, ito po ah, sa world rankings po, itong si Miel Fajardo sa WBA is ranked number 5. Sa IBF naman is ranked number 7. Yan po yung latest sa WBA ranked number 5, IBF ranked number 7, and WBC ranked number 12, at WBO is ranked number 15 si Miel Fajardo. Yun po yung rankings niya. At sa OPBF is ranked number 1 siya. Yun po yung ranking ni Miel Fajardo. Sa WBO nakarank din niya si Gabunilas, ranked number 12. Yun nga, kanina chine-check natin kung sino bang possible pwedeng itapat dito kay Miel Fajardo. Sa 108, tinina natin. Sa tingin ko, kaya nito si San Edwards. I think kaya rin. No? Tinina natin mga champion sa 108. Sa 108, kung sa 108 mag-i-stay si Junior Flyweight, kung dyan mag-i-stay si Miel Fajardo, nandiyan ang mga kampiyon dyan, Jonathan Gonzalez, ayun, 112. Pero catchweight nila is, itong laban na to is 107, 108 lang. Pero kung sa 112, possible, pwede rin naman. Pero kung sa 108, nandiyan sila Jonathan Gonzalez, si Benatino Chinga, Kenshiro, yung Japanese boxer na unified. O sa 112, maganda rin mabakbakan niya. Pero isa lang alam ko, maganda, malayo mararating nitong batang to. Given talaga sa kanya yung power. Yun yung maganda, napaka-given kay Miel Fajardo yung power. Si Miel Fajardo parang si mini version ni Inoue. May skill at loaded pa yung both hands niya. Kahit jab may laman. Yes, sabi ni Mafia Chapo TV, sabi niya rin. Maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin sa akin. Sabi niya, tama. Ako, tingin ko nga, parang small version siya ng Deontay Wilder eh. Kasi yung pagiging heavy puncher niya, kakaiba. Isipin mo, sa round 1, kaya niya agad magpatumba ng sa isang suntok lang. Ganun katindi yung power. So, isipin mo, parehas condition niya, kaya niya magpatumba. Kaya nga kanina, sabi ko parang small version to ng Deontay Wilder. One hit, kumbaga sabi nga nila, one hit delete eh. Pag tinama ka, matik, tapos ka talaga. Yun yung nakikita ko rito kay Miel Fajardo. At kudos po sa unang tumalo rito kay Miel Fajardo na si R.R. Andales. Na yun yung third pro fight ni Miel Fajardo. Na natalo siya kay R.R. Andales noong 2017. Unanimous decision yung laban na yan at magandang bakbakan din. Pagkatapos na, hindi na siya natalo. Sa Thailand, halos 5 seconds lang tumumba yung kalaban niya. Fastest knockout sa kanya. Yes. Sa akin nga, parang 8 seconds lang eh. Kaya lang, ang pinagbasihan doon, yung anong oras itinigil ng referee, excuse me, yung laban. So, na-rule out siya as 10 seconds. But isa pa rin sa pinaka-fastest knockout in boxing mo, yung panalo na yun. Kaya lang, dalawa po sila nun ni Phil Williams. Yung Phil Williams din, naka-score din po yan ng fastest knockout sa 10 seconds din. Ang sumunod naman dyan kay Solani Tete, 11 seconds. Yes, 10 seconds. Sumunod po yun si Solani Tete, 11 seconds naman. But yun nga yung pinaka-latest kay Miel Fajardo. 10 seconds. Dalawa po sila dyan ni Phil Williams. Kaya nga sana kung naging 8 seconds, napakaganda po sana. No? Talagang record holder. Ito si pangalan ito, si Miel Fajardo bilang fastest knockout victory in boxing. Sa mga world champion naman,
world title fight na fastest knockout. Nalimutan ko yung pangalan. Ayun, tama. Yun. Fastest si ano, si Tete sa world title. Sabi ni Mafia, 11 seconds kasi. Pero may nakita akong, ewan ko kung anong title yung sa heavyweight naman, sa heavyweight. Segundo lang rin. Parang hindi ka umabot ng 10 seconds eh. Nalimutan ko yung pangalan niya. Yan. 10 seconds, 8 seconds nga na dapat. Siguro, mga, ang next fight nito ni Fajardo, I think sa ano na, sa ibang bansa na, parang balik ibang bansa na, or Thailand, baka ipadepensa sa kanya, yung kanyang ABF flyweight title, hawak niya pa po yun, siya pa pong ABF title. So, ano mang oras, pwede ipadepensa sa kanya yun. Kasi may laban din po kung si Ador Torres, ang ating ABF welterweight champion. May paparating na laban, baka isabay pa siya ron. Lalo na hindi naman siya totally nabugbog dito sa laban na to. At possible, baka magkaroon agad to ng fight. So, napaka-busing fighter, boxer nito si Miel Fajardo. Sulit, sulit talaga. At napakadami tao kanina sa hoops doon. Eh, for sure, puro mga tiga Cebu, nagulat din sila. Eh, tapos lang agad sa round number one yung naman. Recap lang tayo, ha? Recap sa mga kasama ko pa dyan. Nanalo po si April J. Abne kontra kay Robert Pradero para sa kanilang OPBF silver flyweight title. Bago naman ito si Fajardo, tatlong beses niyang pinabaksak itong si Gabunilas. Una sa first round sa 7 seconds bumaksak na, 41 seconds bumaksak ulit si Gabunilas, at sa sakong 1 minute bumaksak ulit, at doon natapos na yung laban. 3 knockdown in 1 minute. Grabe, nakakagulat itong boksingero ko. Miel Fajardo score 3 knockdown in only 1 minute. Nakakatakot yung kamay. Yun na ata yung pinaka parang record din yun, no? Parang record din yun. Meron na ba nakagawa, no? 3 knockdown in just 1 minute. Comment nyo nga guys kung meron kayo naaalala na yun. Meron na ba yung guys? I-comment nyo nga kung meron na kayo natandaan o napanood na laban na bumaksak na tatlong beses sa loob ng isang minuto. Kung wala pa, edi title holder na naman ito si Miel Fajardo. Isi-search ko nga yan. Isi-search ko. Umihina yung ating ano, ha. Umihina po yung ating yun. Solid talaga sa information to si Don Rudy Boxing. Isang ano rin kasi yun. Boxing book din natin to si Sir Dory, Sir Don Rudy Boxing. At sa mga hindi po nakakilala dyan kay Sir Don Rudy Boxing, kapatid niya po yung ating international judge na si nalimutan ko, Don Rudy. Pasabi naman ano pangalan yung kapatid niya po, kilala natin. Sorry, nalimutan ko lang, na mental block lang ako, pero international judge po natin yan. Yun, thank you Don Rudy. Si Sir Ray Dansego, kapatid po yan ni Don Rudy Boxing. Sana magkita kami. Ayan po, sabi ni Don Rudy rito, Mike Collins floor Pat Brownson with the first round, with first punch in the contest was stopped without a count 4 seconds after the bell. Oh! Sabi niya yun, Mike Collins, search ko nga. Ilang baksa kaya yun?
si Mike Collins. Ay, oo, oh, oo. Oh, oh. Yan yung sa heavyweight, di ba? Tama ba ako, Sir Don Rudy? Yan po, si Sir Don Rudy Boxing, isang mahusay din natin yan pagdating sa... Yan, nasa Guinness yan. Pagdating sa boxing, information, rating, ano pa man. Pwede nyo bisitahin yung page ni Sir Don Rudy Boxing. And kapatid po yan ni Coach Judge Ray Tanseco, sana magkita kami. And alam ko parang nasa Pilipinas ka ba ngayon, Sir Don Rudy? Alam ko kasi nasa ibang bansa. Sana magkita tayo sa susunod. Sana makapasyal ako dyan sa lugar mo. Isang last time na nagkausap kami nito ni Sir Don Rudy sa live, eh parang nasa Singapore ata siya. Yun, tama, Singapore na. Yun. Sana makapasyal ako dyan. Pwede ba ako dyan, Sir Don Rudy? Libre. Pag uwi ko, kita-kits tayo. Yun. Tapos pagbalik mo, isama mo na ako. Pwede ba ako dyan? Saan ka ba rito sa Pinas, Sir Don Rudy? Nalimutan ko na yung binanggit mo dati. Saan ka nga sa Pinas? Bakor! Ayan, lapit mo lang sa akin. Patay ka. Magkikita talaga tayo, Sir Don Rudy. Eh, Bakor din ako eh. Saan ka sa Bakor? Molino 3 ako, Molino 3. Malapit ka na sa akin kung Bakor ka. Don't forget, size 9 ako, Don Rudy. Kailan ba uwi mo, Don Rudy? Naabang ako yan, ha? Tika Bakor ka pala. Molino, Mambog 4? Napakaliit talaga ng mundo, Sir Don Rudy Boxing. Mantakay mo, nasa Singapore ka. Ngayon, nalaman ko, tika Mambog ka lang. Eh, nasa Molino. Nasa Molino lang rin ako. Ang lapit na natin sa isa't isa. Kaya huwag mo kakalimutan, size 9. Mabis tayo. Kailan uwi mo, Sir Don Rudy? Punta kita dyan, sa Mambog. Saan sa Mambog 4? Need lang ng Mambog 4, kaya kakuha namin. Subdivision. Kapit-bahay lang tayo. Opo. Sa Molino Boulevard lang po kami. January, malapit na rin. Aabangan ko na yan. Sina Filipino Brothers, Bakor din yan. Mga kasama natin sa malulupit ng mga boxing content creator. Molino Boulevard, UK. Kita-kits tayo dyan, Don Sir Don Rudy. Sama natin si Silver Lining TV, si Pastor. Kita-kits tayo dyan. Kape-kape. January pa uwi ni Sir Don Rudy. Malapit lang pala, oh. Malapit lang ako. Molino Boulevard. Kung alam niyo po yung dating wala na, bago na. Malapit lang kami sa Wilcon. Yung bagong Wilcon sa Molino Boulevard. You know, sayang. Sana palagkita tayo, ha. XL ako eh. O kaya double XL. Masyado tayong malapad ngayon eh. So guys, pakisuporta po natin yung kaibigan natin. Don Rudy Boxing TV. Magaling po yan. Mausay din yan. At mga tunay na sumusuporta po yan sa ating mga boxingero. So lahat po ay sinusuporta natin. Ganyan po tayo. Na nag-upload. Ang laban niya, Miel Fajardo. Parang humihina yung signal. Okay ba yung signal ko dyan? Hindi maputol-putol mga idol.
At thank you na rin, ha. Thank you na rin pala sa mga solid supporters natin. Yung bago kong Facebook page, nasa 2,000 na ngayon, na-reach na natin kagabi. Yung 2,000. Sayang lang kasi nahack nga po yung aking unang Facebook page na almost 1,000 na rin yung followers. Nahack. Kaya gumawa ko ng bago kagabi. Chinek ko, na-reach na natin yung 2,000 followers. Kaya thank you sa lahat ng mga nagsusubscribe sa akin at nagpa-follow dyan sa Facebook page. At dito naman sa ating YouTube channel, thank you rin. Siyempre, pa-5,000 na tayo. Unti-unti, medyo maangat tayo. And hopefully, this year, mas lumaki pa yung pamilya natin para mas marami pa tayong mga ano, para marami pa tayong mga matulungan, mga boxingero. Marami pang mga boxing event ang mahandog ko sa inyo. Sabi ni Sir Don Rudy, ako 1.5 na followers ko, paano ba kitaan dyan sa Facebook? Ah, okay. Ako, Sir Don Rudy, ngayon yung aking page, wala pa pong revenue o wala pa pong kita yun. Kasi 2,000 followers pa lang siya. Pagka naka-reach ako ng 5,000 followers, doon pala ako magiging eligible sa stream ads, but wala pa rin yung revenue. Kaya kailangan magsipag at maganda naman yung feedback dahil nasa 2,000 followers na tayo. Ako may stars na. Meron din naman. Open na rin yung aking stars. Pwede na rin kayo mag-send pag nagla-live ako dyan sa YouTube, sa Facebook page. Huwag po kayo mahiya mag-send ng stars kahit pa 10-10. Maraming bagay yan. No? May star, pwede kayo maging star sender ko. Huwag po kayo mahiya. At dito, sa akin live, ngayon lang may nag-send sa akin dyan, tinan nyo, may nag-send sa akin kanina. Ngayon lang meron nag-send sa akin ng ganyan kalaki na 1,000 yen sa akin live ngayon din sa YouTube. Galing po yan kay Ma'am Samantha Kaori. Nag-send siya sa akin ng ano, 1,000 yen. Thank you talaga. Dito, pwede rin kayo mag-send. Pag gusto nyo mag-send, pwede rin. May mga stickers tayo dyan. Kala ko kasi nung una hindi nag-a-appear kasi next Astrolabio. Yes! Astrolabio. No? Title Eliminator, I think. Kontra kay Nawapun kay Kanha. Huwag natin kalimutan din. Hindi nakalimutan kong mag-meeting sa inyo kanina. Sorry guys. Vincent Acero Astrolabio. May makakalaban niya ang Thai boxer na si Nawapun Kai Kanha for World Title Eliminator, I think. So, malapit na naman sa World Title shot itong si Astrolabio. And I hope, sana, makuha niya na itong laban na ito. Sana ay madagdagan pa yung ating World Champion, no? Itong si Marlon the Nightmare Tapales ang naging isa nating World Champion. Unified Super Bantamweight Champion. And sana madagdagan pa tayo ngayong taon ng mga world champion natin. At ang isa dyan na nakalinya ito darating na Agosto is si Garen Diagan. May laban siya August 26 kontra kay Oscar Colyaso for the WBO strap. Kaya supportahan po natin niya si Garen Diagan. Malaking chance na manalo tayo dyan. M up 1 gimana garas ya bisa nonton live maintindihan na ikaw sensya ka na ha kasi ano tayo eh. Ano ibig sabihin nyo sa mga bagong pasok tapos na po yung laban ni ano ang Pahado sa kanil Gabunilas nagkukwentuhan lang po kami dito ng mga tropa kwentuhan lang first round technical knockout. Nawawala agad yung comment. Sensya na. Pag-pag kaya gano'n. Dahil sa dami siguro. Yan na. Mababa na tayo at maraming salamat sa mga nakasama natin ngayong araw. Ang ngayong gabi.
yun, dumami na naman. Kaya na naman tayo, guys. So, ito lang yung setup ko rito sa bahay. Pagka tamang live, edit. Minsan live, minsan edit tayo. Boxing event. Kita-kits tayo sa Sabado, Ilorde, Sukat Paranaque, sa mga malalapit dyan sa Paranaque, sa Ilorde. Pasyalan nyo na ang magiging laban ni Carla Miss Wonderboy Mati. No? Kung nakatambay lang naman kayo sa Sabado, malapit kayo dyan sa Paranaque, kita-kits tayo dyan. Para masuporta natin yung mga boxing event dito sa Pilipinas. May mga tiga Paranaque ba rito? Sino ba pupunta sa laban ni Carla Miss Martin? Sino? Sino meron ba? Tanzanian ata yung mga kalaban niya na si Oscar Duque. Hindi na nagkakamali. Oscar Duque. Yes. Tanzanian. Shout out. Maraming salamat sa mga nananatili. 32 viewers pa tayo. Dami pa. Sa mga gusto mga pagkwentuhan, pasok lang kayo. Alam ko, ano ba yun? Mag-share ng link sa live. Hindi ko kasi na ade. Dapat pala nakaano ko. Stream yards. Pwede pala. Sige. Next live dati. Set ko yan. Ayos natin. StreamYards ba gamit mo, host? Hindi. YouTube lang to. Hindi ako gumamit ng StreamYards eh. Dati ang gamit ko, StreamYard. Pero, rekta na ako sa YouTube ngayon. Yun ang ginagawa ko. Excuse me. Yun ang ginagawa ko. Mali nga eh. Kasi sa StreamYard, parang pwedeng live ka sa Facebook, live ka rin sa YouTube. Tama ba ako doon? Nalilimutan ko eh. Ayan. StreamYard yung gamit. Dati naka-StreamYard ako. Madami ka magagawa sa StreamYard. May bayad ang dalawang destination. Oh my! Sayang. Report that. Siyempre, okay na rin. Salamat sa info, Boss Don Rudy. Gagawin ko yan next live. Ngayon ko lang rin kasi totally na-explore itong live ko na. Yung comment niya, ang bilis na mawala eh. Kaya hindi ko mabasa yung comment. Buti, may mga nagtsatsaga sa atin dyan. Thank you. Kanina, sayang. Hindi ko na sila eh. 1,000 plus tayo, mga nanonood sa atin. Sana next live ko, ganun pa rin ha. Supportahan nyo pa rin ako. Shout out sa sobrero ko. Legal na kamao. Galing legal na kamao. Kay Boss Jesse Bugayo. Ganda ng sobrero nila. May t-shirt pa rin. Ito naman, bigay sa akin ni Sardino Olivetti. Napakagan daw. Dami ganda na itong boxing gum. Ang cute eh, oh. Sana may wala akong mag-i-sponsor sa gusto ko ng boxing glove. Baka meron naman kayo mga lumang gloves, pwede nyo akong bigyan. Pag nag-stream yards ka, pwede mo ma-share sa screen mo. Oo nga eh, sayang. Ayun, sa mga may mga lumang gloves dyan, baka naman, so, sasabi natin dito sa likod ko. Pag-aaralan ko yan, Don Rudy, yung stream yard. Dati, yan ang gamit ko. Na wala lang sa isip ko talaga. Pagtingin ko nga pala siya nagpadala sa akin ng bagong wireless mic. May nagbigay po sa atin. Thank you. Yung mga solid supporters natin. Minsan, may mga natutuwa rin naman sa atin. Mga boxing fans. Minsan, may binibigay. Thank you po sa inyo.
live tayo ng 2 minutes pag stream yun. Bila nawawala yung comment eh. Sa stream yun, hindi eh. O kaya siguro pag nakamonitor ako. Cellphone lang kasi itong gamit ko eh. Maganda tapos yung event. Sa webstore. Minsan pag napunta ako sa event, minsan ng Ilorde, blow by blow. Minsan natapos ng event, 11, 11.30 sa main event. Dito, aga natapos. Sana ganun lang yung mga event, hindi masyadong late. Pinakamalayo ko, last week, eh galing po akong Ilocos, no? Eh, sinuportahan lang natin yung boxing event sa Ilocos ng blow by blow. Ganun po tayo katindi, ganun po tayo, ganun po natin kamahal yung boxing. Napunta po tayo sa mga boxing event para supportahan yung laban, yung ating mga boksingero. Yung po ang ating ano eh, hadikain, ngayon po ating boxing, supportahan sila, makilala sila, ma-expose para magkaroon ng misan. Pag na-expose eh, siyempre, bibigyan ng break. Nakakakuha, nakakaharap ng magandang mga manager, magandang buhay. Kaya kahit malayo, pinupuntahan natin. Galing ako ng Narba, Ilocos. Buti nanalo yung mga kaibigan natin yan. Saan? Sino yun? Meons, anong saan po? Sa Ilocos? Galing po ako, saan ka punta? Sa Ilocos po, galing po ako ng last week sa Ilocos. Nag-Ilocos po ako last week. Boxing event po ng blow by blow. Ang lumaban po dyan ay si Alto Yogo sa Karimar Metuda sa main event. Sa co-main event naman ay si Jocelyn Trinidad kontra kay Roslan Eco sa Narbacan, Ilocos Sur. Ayun, natanda ko na, Narbacan. Tiga Ilocos ka ba, ma'am? Meons? Sino yung winner? Saan po? Saan? Saan laban? Ngayon? Nanalo po si Miel Fajardo. Nanalo po si Miel Fajardo kontra kay Paul Gabunilas by round 1 technical knockout. Sinong winner ba? Si Miel Fajardo po nanalo round 1 technical knockout. Okay. Ayan, alright. So yun, siguro kailangan ko na tapusin itong ating live. At maraming salamat talaga sa ating mga tigasubaybay. At hanggang ngayon, meron pa tayong 27 viewers. Napakalupit. Sana next live po, ganyan pa rin kayo. Huwag kayong magsasawa. At sana nag-enjoy kayo sa ating live commentary. Thank you very much. Huwag niyo pong kalimutan supportahan yung ating channel. And also, please support boxing, mga idol. Yan, at lalo na yung ating mga boksingero kasi para mas ganaan sila at mas tumami pa ang ating mga world champion. So, yun lang. I-off ko na to. At gagawa pa tayo, mag-edit ulit ako. Salamat. Maraming salamat talaga sa mga nakasama ko ngayon. Shoutout sa inyo. And peace out. Gang. Thank you. Suportahan natin Boxing Club Page. Yes. Don Rudy Boxing. Huwag niyo pong kakalimutan. Pasyalan yung channel niya. Don Rudy Boxing. Shoutout. Good evening. Ingat kayo palagi, guys. Ingat kayo.